Okay, sige na, magla-live na ako. Shoutout, shoutout, shoutout sa lahat. Welcome to the show. Welcome to another live discussion by yours truly, DJ Bar Music and Topic TV. Siguro narinig yung sinabi ko, magla-live na ako. Hello po sa inyo lahat. At once again, we are back for another live discussion by yours truly, nag-iisang DJ Bar Music and Topic TV. Yeah! Yun! Ayun, alright. Alright, so ito po ang tatig natin for today, ang mga totoong week. So, kilala nyo naman siguro ang mga totoong week. Diba? So, hello po sa inyo lahat. Sana huwag niyo po sana kalimutan mag-thumbs up. You guys are new to my channel. Please don't forget to subscribe to my channel. And kung bago po, at kung datihan na kayo sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And share this live stream to friends and family. Yun, shoutout po kay Josefa Olivia Lopez. Hello po sa inyo. Siyempre, shoutout. At maganda yung pag-uusapan natin for today. Siyempre, no? Yung pagtatago ni Pastor, nako, may arrest warrant na. Nasaan na yung son of God? Nasaan na yung son of God, ha? Nasaan na? I-remind ko lang ulit kayo, guys, na kung ano ba yung mga sinasabi ni Pastor sa kanya mga live stream, di ba? Bet Talento, shoutout sa'yo. Jane Kaywike, hello po. Sana huwag niyo po kalimutan i-share itong live stream natin, no? Maraming maraming salamat. Randy Grospe, shoutout. O Sifia, Josefa, Olivia, Ma'am Nilda Acero, hello po sa inyo. I-share ko lang po to para masimulan na natin ito. Let me share my screen. Para hanggang, habang nandiyan kayo sa baba, nagbabatian, eto na. Lumabas na nga yung warrant. At eto, binalatan pa siya ni Banat Bay. Hinamon siya ni Banat Bay. Si Pastor, hinamon siya ni Banat Bay. Nako. Paano ba yan, Pastor? Hinamon ka ni Banat Bay. Anong gagawin mo? Hinar mo yan, ah. Di ba si SMN ay nagtatrabaho ngayon yan? Pero hinamong ka? Wow. Di ba? So, once again guys, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta. Huwag niyo po sana kayo muna i-share to. At sineshare ko lang itong live stream natin bago tayo magsimula. Thank you sa lahat na nandito. Sa mga kaibigan natin, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Hindi ko pa alam kung sino yung mga naka-live ngayon. So, sa mga magre-reply po nito, maraming salamat. Jin Jaggers from UK, good morning sa'yo. Alright? Yan. Share lang natin to, ha? Share ko lang to, ha, guys, ha? Thank you sa inyong lahat. Thank you sa inyong lahat. Sila-sila na po ang nagbabanatan. Di ba? Sabi ko naman sa inyo, eh. Sila-sila na talaga nagbabanatan. Kaya, ayan. Kaya pag-uusapan natin to. Maganda tong topic na to. Cricket, shoutout sa'yo. Ah. Shoutout sa'yo, Cricket. Good morning. Okay, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Paki-press one nga po kung okay po yung audio natin. Ma'am Hilda Enriquez, hello po sa inyo. Ha? Hello po sa inyo. Alright? Ako, Banat Boy, ako, binalata mo si Pastor. Yari ka. Alright, sinishare ko lang ito. Share natin. Shoutout sa mga tropa natin dyan na makakapanood nito. Ma'am Nilda, nag-press 1 na. Beto Lento, Cricket, Andy Friend. Uy, shoutout siya, Andy Friend, ha? Long time, ha? Chiyoko Sam, shoutout sa'yo. Sa mga bago kong subscribers, ha, maraming marami pong salamat. Okay, maraming marami po talagang salamat sa inyo. We are now road to 10,000 subscribers. Okay? So, eto na guys. Huwag na natin itong patagalin. Gusto ko mapanood nyo na to. At lumabas na nga pong balita. Si Kibuloy ay hinahanap na ng NBI at ng Davao Police. Nag-serve na ng warrant. Pero hindi makita ang tinaguriang... Tanong ko, sa anong paraan niyo daw po natalo si Satanas? Natalo niya si Satanas. Ano pa sabi niya? Meron pa siya sinabi dito. Ano pa sabi mo, Pastor? Re-remind lang natin yung mga viewers. Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. Sasabihin ko sa inyo. Mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan. Ang doorknob ko doon, diamond.
Ang doorknob ko doon. Ano ya? Diamond. Eh, ang mga balita niya ni Pastor. Ngayon, eto na yung balita. Pakinggan natin, pasok. Naglabas na ng arrest Ate Trixie, warrant ang korte sa Davao City laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Vilma Belonceda, shoutout. Exclusive nakita ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng NBI sa compound ng Kingdom of Jesus Charlie Christ Kim, para hanapin ang pastor. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, meron ka palang, si Jenny Dongon. Jenny? Meron kang doorknob na diamond, natalo mo si Satanas, sa arrest warrant, nagtatago ka. Di umano ha, hindi pa natin nakikita. Pakinggan natin yung balita. Anong update dyan sa pagtugin? Emily Ortiz, shoutout sa'yo ha. Namilay, shoutout. Sherry, tinuturing ng Pugante. Ang ngayon tinuturing Pugante, sa ako po. Fugitive. Fugitive. Ang saklap naman nun, pastor, natawag ang fugitive. Pugante. Diba, naghamon ka eh, hinaamon mo sila, nasampahan ka sa kaso, sa korte, ayan na, lumabas ang areswaran sa'yo sa Davao City. Baka kailangan mo ng call a friend. Apollo Quiboloy, binigyan ng 10 araw ang NBI at mga polis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob ng mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest. Alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga, Cheryl, sinimulan na ng NBI at mga polis ang paghahanap kay Quiboloy at eksklusibong nakita natin yan. Ayan na. Naaktuhan ng News 5 ang pagdating at pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. Pray, Sharat, sana si Sharat. Bit-bit ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Quiboloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. So the Pastor Quiboloy, hindi po natin nakita, sir. Nag-serve tayo sa... During the service of search warrant, negative sa Pastor Quiboloy. Oh, negative. We don't have a... Negative. Nasa kaya si Pastor? Pastor, nasa ka ba? Diamond. Diamond. Huwag din yung galitin ang anak. Huwag yung gagalitin. Baka totohanin ko yung sinasabi niyong pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Ay, lako. Kaya pala eh. Chief eh, baka naman hindi natin alam ba? Information as to his whereabouts as of this time. April 1, nang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Dawitin dyan ang 5 pang kasamahan po, ng pastor. Ayan, oh, tatlo lima? Sa kanila, hawak na ng NBI. Oh. Ang ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Quiboloy ang bukod-tanging akusado. Batay sa warrant of arrest order, March 14 pa dapat ito ipatutupad pero hindi muna ito inilabas. Sunod ng umani motion for reconsideration. Yari yung amon nyo, Banat Bay. Eh kaso si Banat Bay, hinamon to ni Banat Bay eh. Kaso si Banat Bay, talaga nagkatrabaho ko sa SMNA, tapos hahamunin mong dapat pagka lumabas ang arrest warrant, magpakita siya. Na ihahain daw na makusado. Maya, maririnig niyan. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ng korte ng Davao. Sandali, may ipis na nakapasok. Kayo nang bahala sa ipis na nakapasok ha. Sa DOJ, kaya naman iniutos na ng korte ang agarang pagpapatupad ng arrest. Sadali, may DD shit dito. Samson Vlog, shoutout kita. Mukhang walang naman shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo. Hinay-hinay ka lang niya, baka high blooding ka. Hindi kami natitrigger sa ganyan dahil alam namin kayo mga DD shit, walang utak. Yan lang ang kaya niyong gawin. Warrant, lalo't nakitaan ang probable cause. Ang kaso laban kay Quiboloy, bailable naman ang dalawang kaso. May piyansang 200,000 pesos ang kasong Nako sexual po. Abuse at 80,000 pesos naman para sa kasong child Nako abuse. Shoutout all top one. Korte, dapat personal na pumunta si Pastor Quiboloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiyansa. At kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte ang tatlo sa mga akusado sa kasong child abuse. Nagpiyansa sila ng tigwa 80,000 piso. Hawak na rin ng Davao City Police ang kopya ng warrant of arrest order ng korte.
Naghahanda na sila para maisilbi ito sa mga nakalistang address ng pasto. Nako! May tiniyak naman ang Davao City Police oras na madakip nila si Kibuloy. Wala kaming kinikilingan, mamba, no? Kung, walang kinikilingan, ha? Yan, na naririnig nyo. Walang kinikilingan ang Davao Police. Or ordinary. And sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. At saka pag, just in case, ma-arrest namin si Pastor Kibuloy, no special treatment yan, ma'am, no? Ate Tagya, shoutout sa'yo, ha? Ma-arrest siya, mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa ano station kung saan siya ma-arrest. Naka-standby din ang Davao City Police sakaling kailangang alalayan ang Senate Sergeant at Arms sa pagsisilbi ng hiwalay na arrest order para kay Kibuloy. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga ng Senado sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy bilang na ang masasayang araw ng pastor. Nako! Kaya halos lahat ng ahensya. Bilang ni masasayang araw ng amon nyo. Kasi, kala ka ba, ito, ano sabi ni Pastor, natalo niya daw? Tinanong siya dito, paano niya daw natalo si Satanas? Tanong po, sa anong paraan niyo daw po natalo si Satanas? Hindi niya ako na-influensyahan na umalis sa pagsusunod sa kalooban ng Ama. But eto, hindi ka sumunod sa pagkalooban ng batas. Sa bansa, gumagalaw na para mapanagot siya. Ako. Sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na parapin sa kanilang pagdinig si Kibuloy. Ako, yari. Cheryl, hinalughog ng mga tauhan ng NBI at mga pulis ang ilan sa property o ari-arian ni Kibuloy dito sa Davao City. Kabilang na nga dyan, yung Big Dome, yung Prayer Mountain at ang mga property niya sa Samal Island. Pero anino ni Kibuloy, wala silang nakita. Ang tanong sa ngayon, nasaan na nga ba ang pastor? Ayon sa mga otoridad, nandito pa rin siya nagtatago sa Davao City at hindi pa umaalis ng bansa. Ayan ha. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa'yo, Cheryl. Ayan ha. Disappointed one, arestoy na. Binanatan siya ni Banat Bay noon. Pakinggan niyo to. Hinamon siya ni Banat Bay. O ngayon Banat Bay, hamunin mo ulit. Di ba sabi mo, para ka sa tama. Pakinggan niyo to, ha? Mag-resign na kayo! Gate pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya. Gulat ako dun, ha? So magtatanga-tangahan na lang kayo? Ano magtatanga-tangahan? Kaya nga, doon tayo sa tunay na issue. Ayoko na! Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations, na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At, ayan, ako, sangayin ako dito. Sangayin ako na hindi na siya sumipot sa Senado. Dapat sa korte na. Kasi lugi siya sa Senado. Lugi siya. Ako, agree ako dito. 200%, huwag kang pumunta ng Senado. Kakatayin ka lang dyan. Tapos pag sumagot ka, iko-contempt ka. Wala yan. Sarsuela lang yung Senado na yan. Huwag kang pupunta dyan. Tama siya dito sa sinabi niya. Dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado. Tapos pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. di ba? Nagkatotoo, balat ba yung sinabi mo? Di ba? Binanatan ni Balat Bay. Ulit mo. Sa husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinap. Ayan, Hamon sa husgado, tapos pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Di ba? Pagkatapos. Kaya saan na ngayon, Balat Bay? Di ba? Di ba? Hinamon ni Balat Bay yung amo niya. Ano na ngayon? Ha? Hinamon mo, Balat Bay? Nagkatotoo yung sinabi mo. Hindi nga sumipot. Diba? Hindi nagpakita. Nagtatago na daw di umano. May kasamang dalawa. Baka sa susunod. Eto guys ha. Pinipredict ko lang. Baka magkaroon ng rally. Diba? Yummy lies. Ngayon, todo tanggol na kayo. Eto, kailan lang to? 2 months ago lang to. Ayan o, ang linaw. Sabi mo, ano sabi mo? Tapos pag nag-issue ng warrant. Nag-issue na ng warrant. Dito sa sinabi niya, dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado, tapos pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. Di nag-issue na nga ng warrant, Banat Bay. Di ba, ang linaw nang narinig natin. Ano sabi?
Ano sabi? Ulitin natin. Naglabas na ng arrest warrant ang korte sa Davao City laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Oh, ano na? Eksklusibong nakita ng News 5 ang pag-iikot ng mga tauhan ng FBI sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin ang pastor. Alam mo, pastor, nagkamali ka ng hinire. Kasi isipin mo, kinuha niyo yung mga yan, binanatang kayo niyan dati. Ito pa, oh, ito pa patunay, oh. Binanatang ka ni Banat Bay. Tapos hinahaamon ka pang magpakita kapag may arrest warrant. Eh ano kaya sasabihin ngayon? Ito pa isa. O, Takoli, pasok. Mio, hello sa'yo, ha? SMNI. Truth that matters. 20, humigit ko mo lang, 20 million. Ang lamang. Ang lamang. Lamang ho ang pinag-uusapan. Ang lamang ang pinag-uusapan dito. Ganyan ang nakikita ko. O, sige. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Kainin yung dalawang bobo. O, oh, hindi, di ba sabi nyo, hindi morang bobo? Kainin nyo yung dalawang bobo, ha? Pagka hindi, ha? Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Brother, Ito, ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in Quiboloy. I think he is a false prophet. Oh, see? Diretsuan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa relihiyon. What's that? Di ba? Pastor, tapos kinuha mo yan, tapos hinahamon ka pa dito. Sige, sisend ko sa ito, Banat Bay. Tapos, ay, Banat Bay. Tapos hinahamon ka pa dito ni Banat Bay. Ano? Mamaya, hamon ka ng hamon sa husgado. Tapos, pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Diba? Pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyon. Walang kakwenta. Isipin mo, pasto, kinuha mo si Banat Bay, tapos si Banat Bay, hinaamong ka. Ulitin natin. Ano sabi mo, Banat Bay, nung lumabas yung warrant? Pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Diba? Pagkatap. Pastor, binabalat ni Banat Bay. Sumipot ka daw. Pastor, sumipot ka daw. Binabalatan ka ni Banat Bay. Diba? Tamay punto naman si Banat Bay doon. Kasi nga, hinahamon ni Pastor Quiboloy na sadalin sa husgado. Ayan. Lumabas ang warrant. 'Di ba? Lumabas ang warrant. O di paano na 'yan, pastor? Tapos si Banat Bay binanatang ka. Tuloy natin. Ayaw din nilang harapin itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakwenta-kwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig din na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang alegasyong nakipagsabwatan sila sa mga banyaga at paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Quiboloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng Senate. Sabi dito, sabi nila nasa China daw siya ngayon. Ewan ko if totoo. Parang hindi. Kasi naririnig ko yung krrrr. Naririnig niyo? Magsasalita siya. Krrrr. Feeling ko na. Kasi mo, binanata ka ni Banat Bay. Diba? So, paano na yan, pastor? Lumabas na yung warrant. Tandaan natin, ha? Lumabas na yung warrant ni Pastor. Di ba? Oh. Ulitin natin. Mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, anong update dyan sa pagtugis kay Quiboloy? Tinutugis na, oh, isipin mo. Cheryl, itinuturing ng Pugante. Puga. Ang ngayon tinutugis na religious... Isipin mo, Pugante pa? Kuya Noy Pits, shoutout sa'yo, ha? Isipin nyo yun. Sa mga hindi ko po na-shoutout, pasensya na. Pero isipin mo yun. Samuel Eli, shoutout sa'yo. Pugante. Ratam, thank you, ha. Ate Gerald Licondo, shoutout, ha. Isipin mo yun, Pugante. Ang bihira. Pero ano sabi niya dito? Oh, pasok. Pasok. SMNI. Ah, hindi yan. Asan pa? Mayroon pa isa, eh. Oh, ito pala, oh. Pasok, pastor. Ano sabi mo? May sabi si pastor dito, eh. Oh, pastor, pasok. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Brother,
kuya na, di gwapo ka. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko ngayon din sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. What's that? What's that, brother? Ay, naka. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Magaling, magaling si Kibuloy. Magaling, magaling, magaling si Kibuloy. Huwag ka masyadong filingero. Guwapo, no? Di ba? Kaka! Tapos ngayon, Pastor, lumabas na iwaran mo, hindi ka na makagilap. Ang ingay-ingay mo nung naka-past few months sa social media. Di ba, Mama Mi TV, Ate Tiger Eyes? Take your mind. Ang ingay-ingay niyo sa social media. O ngayon, eto na yung warrant, lumabas na, hinamon ka pa ni Banat Bay. Oh. Hinamon ka pa ni Banat Bay. Di ba? Hindi fake news yan, no? Ayan, no? Oh. Ayan mo sumipot. Ayan, no? Tama siya dito sa sinabi niya, dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado, tapos pag nag-issue ng warrant yung husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Diba? Diba? Galing pa yan sa bibig ni Banat Bay, ha? Sisipot ka daw, Pastor. Hinamon mo nga eh. Pero ano nangyari? Ba't wala ka? Leader na si Pastor Apollo Kibuloy, binigyan ng 10 araw ang NBI at mga pulis para maaresto siya. At kung hindi siya mahuli sa loob ng mga panahong yan, kakailanganin ulit ng korte na maglabas ng panibagong warrant of arrest. Alinsunod na rin yan sa batas. At kanina nga, Cheryl, sinimula na ng NBI at mga pulis ang paghahanap kay Kibuloy at eksklusibong nakita natin yan. Nasaan na kaya si Pastor Kibuloy? Ang tanong. Diba? Di, ang dami-dami niya nasasagot. Tanong ko, eh, no? Sa anong paraan niyo daw po? Natalo si Satanas. Oh, natalo si Satanas. Tapos sabi niya dito, ano yun? Naka-line up doon sa... Ito, sabi niya. Graduation. Graduation daw. Pangitain na, graduation na eh. Graduation. Biro mo yung mga, nung umakyat ako parang sa entablado. Oh. Yung mga demonic forces naka-line up doon sa ano, nakapila doon sa mga sa hagdanan. Oh, sumasaludo. Yung iba na nakilala ko, ito yung mga red demons na payo. Pinagsipa ko pa yung tapos tinanghal ako. With flying colors yung ano ko. Ano nung sinasabi mo? Ngayon, ninahanap ko na ng kapulisan, hindi na makita yung anino mo. Diba? Hinahanap ka ng kapulisan, ngayon, hindi na makita yung anino mo. Pero sa social media, ang ingay-ingay mo. Nag-rally pa yung mga amuyong nyo dyan sa Liwasang Bonifacio ng 7 araw. Pambihira talagang buhay ito. Diba? Oh, ito pa. Oh, ano pa sabi mo dito? Jesus, when he walked the earth according to the Bible, lived among lepers and prostitutes. I live among them. You have a private jet. I live among them. Before I had the private jet. You're in a walled compound with mansions. Before this, I lived among these people. Like for example, that jet that you're talking about. Do you know that in 1983? I had a revelation of that jet. Really? That the Lord is going to give me that. Yeah. It is Him who gave me that. If it is not His will, how can I afford that? Well. Few moments later. There are three possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. I respect your point of view. But I resent what you said that your followers will say, I'm a con man with a speaking ability that I've tried to con people. Sabi mo, na kinakampihan na. Bihira naman. Demokrasya to. Inihintay ko dito. Ang inihintay ko dito ay sasabihin ni Robin. Ano sasabihin ni Robin, ni Bato? Lahat nung kanyang mga... Yung kanyang mga ano fan, yan sa Senado, si Bongo,
si Robin, si Bato, meron pang isa eh. I think si Tolentino rin yata. Ron de la Cruz, shout out sa'yo ha. Oh. Inihintay natin siya sabihin, son of God eh. Pakilala niya, son of God siya, di ba? Son of God. Ito, oh. Ano sabi niya dito? Oh. Mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Oh. Ang doorknob ko doon, Diamond. Ang doorknob ko doon, Diamond. Tapos dito, hindi ka makita? Naaktuhan ng News 5 ang pagdating at pagpasok ng mga armadong tauhan ng NBI sa Big Dome na isa sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City. Bit-bit ng NBI ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Quiboloy na siyang founder ng Kingdom of Jesus Christ. So the Pastor Quiboloy, hindi po natin nakita, sir. Nag-serve tayo sa... During the service of search warrant, negative sa Pastor Quiboloy, we don't have any information as to his whereabouts as of this time. April 1. See that? Negative information of his whereabout. Tapos, ang ingay-ingay mo? Diamond. Huwag din yung galitin ng anak. Baka totohanin ko yung sinasabi niyo, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Ngayon, kung ang tao, eh sinasabi mo na kinakampihan na, bihira naman. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin. Nagiging biktima si Pastor. Magaling si Quiboloy. Magaling si Quiboloy. Tatay ninyo si Lucifer. Oh. Tinalo ko dito. Oh. Oh. Pan sa anong para? Isipin mo, tatay daw natin si Lucifer, tinalo niya. Ba't itong kapulisan hindi mo matalo? Ang ilabas ng korte ang dalawang warrant of arrest. Ang isang warrant of arrest ay para sa kasong child abuse. Dawitin dyan ang lima pang kasamahan ng pastor. Tatlo sa kanila hawak na ng NBI. Ang ikalawa naman ay kasong sexual abuse kung saan si Quiboloy ang bukod tanging akusado. Batay sa warrant of arrest order. March 14 pa dapat ito ipatutupad pero hindi muna ito inilabas. Bunsod ng umani motion for reconsideration na ihahain daw ng mga akusado sa Department of Justice. Pero nang matapos ang buwan ng Marso, wala namang natanggap na resolusyon ng Korte ng Davao mula sa DOJ. Kaya naman iniutos na ng Korte ang agarang pagpapatupad ng arrest warrant, lalo't nakitaan ng probable cause ang kaso laban kay Quiboloy. Bailable naman ang dalawa. Nagkaroon ng probable cause. Nakitaan ng probable cause. Ngayon yung mga amuyong neto ni Pastor Quiboloy, ipagtanggol nyo. Dali, gusto kong marinig yung opinion nyo dito sa probable cause. Kasi magagaling daw sila eh, yung mga yan, yung mga DD shit vloggers, magagaling daw yung mga yan. Ngayon ipagtanggol, si Banat ba yun? Binanatan eh, oh. Inamon eh. Oh. Banat ba yun ang amon mo? Sa husgado, di ka naman Ano sabi mo? Sabi niya, dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado, tapos pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. Sipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Diba? Nagkatotoo yung sinabi mo, hindi sumipot. Diba? Ang kaso, may piyansang 200,000 pesos ang kasong sexual abuse at 80,000 pesos naman. Uy guys, baka pwede naman kayong mag-like dyan. Maraming salamat. Hindi ko po alam kung ilan ang nanonood sa atin. Baka pwede po kayong mag-like. Yun lang po inihiling ko. Maraming pong salamat. Miss Teban ako, shoutout. Miss Suzuki, ilan naman paano ilaw po sa inyo, ha? Vilma Belsonda, shoutout po sa inyo. Para sa kasong child abuse. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Quiboloy at ang iba pang akusado sa Regional Trial Court para magpiyansa. At kaninang hapon nga, nagtungo na sa korte ang tatlo sa mga akusado sa kasong child abuse. Nagpiyansa sila ng tigwa 80,000 piso. Hawak na rin ng Davao City Police ang kopya ng warrant of arrest order ng korte. Sarah Stone Trooper, salamat ha. Tandaan nyo guys ha, hindi porket nakapagpiyansa tong mga to, ibig sabihin, ligtas na sila sa kaso. Okay? Hindi yun ang ibig sabihin yan. Okay? Pangsamantalang pangkalayaan lang yun. Naghahanda na sila para maisilbi ito sa mga nakalistang address ng pastor.
May tiniyak naman ang Davao City Police oras na madakip nila si Kibuloy. Wala kaming kinikilingan, ma'am, ba, no, kung prominente ba na siyang tao or ordinary. Yung sa amin lang, ma'am, whatever the orders, instruction from the higher office, we will follow, ma'am. At saka pag, just in case, ma-arrest namin si Pastor Kibuloy, no special treatment yan, ma'am, no? Just in case, ma-arrest siya, mayroon kaming custodial facility dito sa headquarters. Meron din kami sa ano, station kung saan siya ma-arrest. Naka-standby rin ang Davao City Police sakaling kailangang alalayan ang Senate Sergeant at Arms sa pagsisilbi ng pag-aagawang order para kay Kibuloy. Pag-aagawang ka ng dalawang warrant. Nandyan ang warrant ng police. Nandyan ang warrant ng korte. Warrant ng Senate. Tapos dito sa US, may warrant ka din. Ay, sorry. Masyadong harsh yun. Ito, seryoso na. Alam mo, Pastor, kasi dapat hindi mo na pinalaki yung problema mo eh. Nung iniimbitahan ka pa lang, pumunta ka na sana. Nung pumunta ka, at sinagot mo yung mga katanungan ng ni Senator Risa Ontiveros, hindi na sana umabot sa ganito, siguro. Diba? Pambihira, hindi eh. Pinabayaan mo eh. Tapos, nag-publicity ka pa, nag-publicity stand ka pa, nag-social media ka. Sinabi mo, ano sabi mo? Ano sabi na ito? Ayan o, ano sabi mo? Oh. Ayan, sabi mo? Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Oh, isipin mo, nagaganyang ka. Tapos pinagbintangan mo si Pangulong Bongbong Marcos na nakikipagsabwatan sa FBI, CIA, State Department, kung ano-anong sinabi mo. Brother, Uwi na, di gwapo ka. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Bihira, Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko ngayon din sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. What's that? Ano sabi ni Banat Bay dyan? Ano sabi ni Banat Bay? May sinabi si Banat Bay dito eh. Ito oh. Diba? Ano sabi mo, Banat Bay? Ito. Ito. Akin sarili ko, I do not believe in Kibuloy. I think he is a false prophet. Oh, see? Binanatan ka pa ni Banat Bay. Tsupa yung shoutout sa'yo. What's that, brother? Wow. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Magaling si Kibuloy. Magaling si Kibuloy. Huwag ka masyadong filingero. Guwapo, no? Di ba? Oh, di ba? Kasi Kibuloy, Pastor eh, ikaw din eh. Ikaw din may kasalanan eh. Ate Weng Sara, di ba? Ikaw din ang may kasalanan eh. Diyos ko. Ayon kay Senator Risa Ontiveros na siyang nangunguna sa pag-iimbestiga ng Senado sa mga pang-aabuso umano ni Kibuloy bilang na ang masasayang araw ng pastor. Ako, yari. Ay halos lahat ng ahensya sa bansa gumagalaw na para mapanagot siya. Oh, sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na parapin sa kanilang pagdinig si Kibuloy. Pastor, nagkatotoo yung wish mo. Sabi mo dito. Ano sabi mo dito? Ayan o. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. O, ano sabi ng Senate? Ano sabi ng Senate? Ulitin natin. Araw ng pastor, ngayong halos lahat ng ahensya sa bansa gumagalaw na para mapanagot siya. Sakali namang mauna ang Davao City Police sa pag-aresto sa pastor, hihilingin ng Senado na parapin sa kanilang pagdinig si Kibuloy. O, ayan, pinag-aagawan ka. Tama! Pinag-aagawan ka nga. Diyos ko po. Alam mo, Pastor, mamimili ka na lang.
umaten ka, dumaan ka sa tamang proseso, magtiwala ka. Ito lang, Pastor, magtiwala ka kay Pangulong Bongbong Marcos. Magtiwala ka sa justice system natin. Kayo nagbigay ng kulay eh. Yung poon yung si Maudigs, di ba? Kayo ang gumawa niyan eh. Binigyan niyo ng naratibo ang inyong kaisipan na ang Pangulong Bongbong Marcos, ang administrasyon, ang hudikitira natin ay hindi patas. Di umano. Di ba? Tapos nag-hire kayo ng mga vlogger na bobo. Pasensya na. Yung mga vlogger niyo na kung ano-anong pinapakalat na fake news. Di ba? Para lang kunyari magmukhang matalino. Oh. Kayo ang gumawa niyan sa sarili niyo. Oh, di ngayon, eto. Kinakaharap mo 'yung asunto. O paano na ngayon 'yan? Cheryl, hinalughog ng mga tauhan ng NBI at mga pulis ang ilan sa property o ari-arian ni Kibuloy dito sa Davao City. Kabilang na nga dyan, yung Big Dome, yung Prayer Mountain at ang mga property niya sa Samal Island. Pero anino ni Kibuloy, wala silang nakita. Ang tanong sa ngayon, nasaan na nga ba ang pastor? Ayon sa mga otoridad, nandito pa rin siya nagtatago sa Davao City. Isipin mo, nagtago ka bigla? Ng bansa. Isipin mo, nagtago ka bigla ang tapang-tapang mo? Pinapamunta mo pa sa Glory Mountain yung mga vlogger, si Banat Bay, si Takoli, si Boss Dede, diba? Nadyan pa si, yung sino yun? Yung best friend ni Derek, si ano, Brothers Traveler. Tapos ngayon, nagtago ka na. O, Banat Bay, anong mensahe mo kay Pastor? Yung mensahe to si Banat Bay. Banat Bay, dali, anong pa mensahe mo? Kakatayin ka lang dyan. Tapos pag sumagot ka, iko-contempt ka. Wala yan. Sarsuela lang yung Senado na yan. Huwag kang pupunta dyan. Tama siya dito sa sinabi niya. Dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado. Tapos pag nag-issue ng warrant yung husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Diba? Pagkatapos. Pinalata ka pa ni Balot, boy. Isipin mo. Diba? Tapos kinuha nyo na SMNI anchor. Diyos ko po, Pastor. Mapapahamak lang kay Lalo. Ako na nagsasabi sa inyo. Isa pa nga, Banat Bay, ano yung hamon mo kay Pastor? Sa husgado. Kaya lang. Ayan, ulitin mo. Pag sumagot ka, iko-contempt ka. Wala yan. Sarsuela lang yung Senado na yan. Huwag kang pupunta dyan. Tama siya dito sa sinabi niya. Dapat sa husgado. Kaya lang, baka naman mamaya hamon ka ng hamon sa husgado. Tapos pag nag-issue ng warrant sa husgado, di ka naman sumipot. Sumipot ka kasi hinamon mo sila sa husgado dalhin. Diba? Pagkatapos, ayaw din nilang. Ay, lako. So, ayan ang latest, ha. Punta na tayo sa second topic natin. Si Attorney Sal Panelo, nagsalita na naman ulit. Sinunog na naman, sino? Si Harry Roque. So strike 3 na. Strike 3 na si Harry Roque. Strike 3. Diyos ko po, you're out. Diyos ko naman, Pastor. Attorney Harry Roque, kasi isa din to kung ano sinasabi. O di ngayon, nasunog ka ng sarili mong kasamahan. Pero ang masaklap dito, may tinanong si Panelo, kaibigan mo ba si Harry Roque? Walang kaibigan, sabi ganun. Eto ha, i-remind ko lang kayo ulit. Yung dalawang bidyong pangsunog dalawang beses na pagsunog ni Attorney Panelo kay Roque. Okay? O, huwag niyo kalimutan mag-tamsa ka. Play natin to. Ito yung una. Pinaaresto na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Harry Roque. Ito yung una. Pero fake news daw yan. Sabi naman ng isa pang dating spokesperson na si Salvador Panelo. Ano ba talaga? Alamin sa report ni Maricel Halili. Ito yung una. Nagkokontrahan ngayon ang dalawang dating presidential spokesperson, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, kung totoo bang Parang si Maudigs, parang babae, no? Pinag-aagawan. Pinag-aagawan. Tuloy natin. Aaresto na si Digong. Ako po. Sabi kahapon ni Attorney Harry Roque. Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni
Tatay Digong. May Doña Sharat. Nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Tinabla naman niya ni Attorney Salvador Panelo. Oh. Tinawagan ko si PRD at ang sabi niya, hindi ko tinatawagan niya. Wala akong tinatawagan. Madali sabi, fake news. Fake news. Walang bagong tugon dyan si Roque. Fake news, number one. Ito yung pangalawa. Sabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagdatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanayan ang umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Attorney Harry Roque, kasunduan yan ni ex-president Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Attorney Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Wala na naman tugon. Wala na naman tugon. Pambira naman. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Antonio Trillanes. Ang binanata naman si Senator Trillanes. Di ba dalawang beses na sinusunog ng kasamahan din nila? So sino ba talaga ang weak? Sino ba talaga ang weak? Kasi mismo sila nagsusunugan sa kanilang bakuran. Eto, pakinggan natin tong interview ni Sal Panelo. Asan na yan? Ito. Asan na? Sandali, Ito. Sandali. Dali lang, ha? Pakinggan natin tong interview ni Attorney Sal Panelo kanina. Hindi lang guys ha. Bear with me. Mag-like-like muna kayo dyan. Para at least madagdagan yung likes natin. Sandali lang ha. Inaano ko lang tong video. Asan na yun? Ayan. Ito. Yeah. Okay. All right. Ito. All right. Nasaan na yun? Ito. All right. Nakita ko na, guys. Ito na. Sensya na, ha? Mag-like naman dyan, ha? Huwag nyo sana makalimutan mag-like. Ayan, sending na. Alright. Okay. So, guys, ha? Dalawang beses nang sinusunog itong si Attorney Harry Roque ng kanya rin kasamahan din sa administrasyon na si supporter din ni Pangulong Duterte na si Panelo. So pakinggan natin to. Itong pangalawang pagsunog o pangatlong pagsunog kay Harry Roque. Pasok. Asan na? Ito, ayan. Pasok ha. Kasi kung ano na sinasabi eh. Yan tuloy, nasusunog ka. Gensia Channel, shoutout ha.
Sino pa ba? I am faking up shoutout sa'yo. Ito na guys. Naglo-loading. Huwag niyo po sana kalimutan mag-thumbs up ha. Maraming maraming salamat sa inyo. Ah, ito pa pala isa. Bago yan, no? Ito. Yung kasinungalingan din ni, ano, ni Pastor. All right, let's go. Yon. Ah, ito na. Share screen. All right, pasensya na sa technical difficulties ha. So ito 'yung interview kanina, kahapon lang 'to. Pakinggan natin at sasabihin ni Attorney Sal Panelo dito. Pasok. Morning, umaga, Sec. Ayan. So okay, Sec, tell us your side of the story about this gentleman's agreement. Dito 'yan unang sinabi kasi ni former Secretary Harry. And you're saying there's no such agreement. So where do you think was he coming from? Ano ba yun? Is there some sort of misunderstanding? Ano ba ito? One, there's no such thing as my side. Okay, there's okay. Not president. Kaya nga, tinawagan ko siya. Twice kami nag-usap ng Holy Week. At sinabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Inuulit-ulit-ulit ni Panelo na walang yung agreement. Kasi ang nangyayari dito, etong nangyayari, nasisira talaga si Duterte dito. At paborsatin yun. Hindi sila nag-iingat eh. Lalo na to si Atty. Harry Roque. Hindi siya nag-iingat sa mga binibitawan niyang salita. Diba? Akala niya, yung ginagawa niya, pumapabor to kay Duterte, hindi pumapabor kay Duterte to. Lalo siyang nasisira. O tingnan nyo ngayon, nagkaroon ngayon ng idea ang Senate or kung sino man, para si Senator Risa Anteveros, na magpa-file siya para maimbestigahan etong nangyaring gentleman's agreement in aid of legislation. Oh. Yun yan, patay yan, di ba? Yun ang sinasabi natin eh. Adaldalan nyo eh. Ang dadaldal nyo. Period. Mm-hmm. Period. Sabihin mo sa kanila. Oh, yun. Mm-hmm. Kaya, sinabi ko. Yun may go signal ka mula sa Pangulo. Medyo pa eh, kahit divisionary tactics to, sila rin naman na nagmumukhang kaawa-awa dito. Yung isa, nilalaglag yung amo. Yung isa, sinasagip yung amo. Eh, wala nang iba pa. Did he expound on it a little bit? Mm-hmm. Anong reaksyon niya nung may sinabi doon? Nagalit pa siya, Sek? Sinabi nga ni Attorney Roque na ganun. Sinabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement. What? You? Ganun lang kasimple. Ganun lang magsalipa. Di ba, pareho naman kami style noon eh. Yung diretso, period na kagad. Wala nang maraming ano pang kuskus balungos. Pero Sek, ito, dalawang beses na itong nangyayari sa'yo, kung maalala natin, yung una naalala mo, tinawagan daw, tumawag daw si presidential spokesperson, dati presidential spokesperson Harry Roque, kay Pangulo. Pero sabi mo nga rin dati, walang natatanggap na tawag. Ngayon may ganito, gentleman's agreement, wala rin. Anong nangyayari, Sek? Ano bang ano? Anong nalilito ang mga tao? Una, kailangan nalilito. Pangalawa, hindi nangyayari sa akin. Ang tinutukoy, Sabi ni Chupayeng, si Roque nakatotohanan na nauna naman sinabi ng China yon. Etong ginagawa ni Panelo, pinamumuka niya sa lahat na walang naganap at bumabanat kay Roque para paniwalaan yung galing kay Panelo. Tama. Hindi totoo yan eh. Kung sabaga, yun nga yung sinasabi natin dito. Whether ito pumabor o hindi pumabor kay Duterte, si Duterte pa rin ang at the end of the day, siya pa rin ang gigisahin dito. Siya pa rin ang babalikan. Siya pa rin ang... At ito nga mamaya, oh.
Ayan o, mamaya may inis kayo dito. Ayan o, nakikita nyo na ba, inedit ko yan, guys. Ha? Bibigyan ko kayo ng pasilip. Tingnan nyo yan. Attorney Harry Roque said nakakamay si Jinping at si Duterte. Yan ang susunod natin na topic. Reaction na lang natin to kay Panelo. Tuloy natin. Sinasabi niyang tinawagan siya. Hindi umano, may warrant of arrest na. Yun, ako. O kaya, correct. Tinawagan. Hindi, totoo pa, ganyan. Sabi ni ganito, ganyan. Hindi. Hindi ko siya tinawag. Sabi ni, excuse me, hindi kami DDS na tatanga-tanga. Alam number niya. Yun. Ganun lang. Ganun lang magsasabi. Hindi namin pinag-uusapan. Sabi niya, hindi niya alam yung number niya. Okay. Teka, sir, apart from being former chief presidential legal counsel, kasi naging ano ka rin naman talaga, presidential spokesperson at one point, do you recall anything na policy, specific policy of President Duterte with regards to BRP Sierra Madre? Wala. Sa UNM Seoul. Wala siyang sinasabi. Frank Channel, shout out sa'yo. In fact, yung sinasabi ni President Duterte, wala siyang gentleman's agreement. Eh, kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, sabi niya, wala naman. I don't remember any gentleman's agreement. Walang gentleman's agreement. Mm-hmm. How about yung kinakot po ni Smokes Harry Roque na si dating DFA naman, yan, Secretary Alan Peter Cayetano, na kaharap din siya nung nabanggit mo yun? Basta, yun lang, sinabi ni Presidente Duterte at yun din ang naaalala naming dalawa ni Secretary Delfin Lorenzana na walang pinapakita kahit na anong kasunduan. Ito ang mahirap, guys. Tsaka ito na yung sinasabi ko noon pa. Itong mga to, for the sake of publicity, hindi lahat, ha? Most of them. Gamit ng gamit sa pangalan ni Duterte. Drug sila ng drug sa pangalan ni Duterte. Sabi sila ng sabi, sinabi ni Pangulo Duterte. Diba? Ginagamit nila. Yung matanda, hindi na nga magkanda o gaga sa hindi na nga makalakad ng maayos. Diba? Tapos drug pa sila ng drug. Tapos pag binanatan, pag binalikan ng mga tayo, ako, isa ako sa sumusuporta sa administrasyon. BBM supporter ako. Supporter ako ng administrasyon. Pag binanatan natin sa seminyo, ba't yung binabanatan? Eh, kasalanan nyo rin eh. Kayong may kasalanan yan eh. Yung matanda na nanahimik, i-interviewin sa gika sa masa para sa masa, i-gagaslight ni Pastor Canor na ngayon may arrest warrant na. Oh. Tapos, pag nagsalita lang hindi maganda, again sa administrasyon, palakpakan tong mga tanga. Diba? O sinabi ko na sa inyo, diba? Sinabi ko na sa inyo, diba ganyan yung mga naratibo ng mga yan eh. Diba? Gagamitin nila lang gagamitin niya si Duterte. Okay. Kung nag-usap po kayo ng Pangulo, nag-usap ba kayo, Sec, ni Smokes Harry Roque naman? Hindi ba nyo kinaklaro sa isa't isa yan? Siyempre, dati naman kayong parehong gabinete ng Pangulo. Hindi. Ako kasi, palaging pumunta ako sa source. Pag ano sinabi ng source, yun na yun. Okay. So, wala kayong pag-uusap. Etong matindi, baka mamaya, si Roque, mapikon. Mapikon yan, sabihin niya, eto ang katibayan, sino sa amin ang sinungaling? Is she using diesel? May spokes, Roque? Hindi. Wala. Sek, pero even before Attorney Roque kasi talked about or revealed or mentioned yung so-called gentleman's agreement. Di ba meron ding statement yung China, Michael? Tama. Hindi ko lang makuha yung exact term eh. But it has something to do with another agreement made during ito yun, ito yun. Ito yun. Ipi-play ko dito ha. Para ma-remind natin sila. Ito, ito. Ayan. Ito yun. Ito yung sinasabi nung nag-i-interview. Pala na ma-remind natin tong mga to. Share screen tayo ulit. Ayan. Ito yon, ito yon, ito yon. Oh, pakinggan natin. Ayan. 1999年5月，菲律宾派57号坦克登陆舰在仁爱礁非法坐滩。中方当即提出严正交涉。
Si VP Sara, ba't wala? Si VP Sara. Sara Duterte. Ah, Buchikek. Buchikek. Ito, ito. Sagutin mo ka, VP Sara. May sinasabi. May sinasabi. Ano sabi mo, VP Sara? Feishang, Gaoxing, Qi, Xixiang, Chonghu, Guojia, Juxi, Xi Jinping, Chonghu, Fei Fang, Li Ji, Tuo Zong, Dai Jun Jian, Wang Xilian, Po, Fei Fang, Yi Zai Chen Nuo, Jin Kuai, Tuo Zong, Jun Jian, Dan Li, Zhan Li, Gong Min, Qi Li, Zhan Li, Chong Hua Ren Min. Sorry, sorry, sorry. Mami mapikon sa akin. Nagsasagutan yung dalawa. Sorry, sorry, sorry. Sige, tuloy natin yung panelo. Administration. Ano ba yun, Sek? Eh kung China nang galing, what do you think is the Chinese government talking about there? Eh di ba sinabi ko na noon na hindi naman nila nababalidate. Kaya lang kasi, meron kang may tuturo ito. Nag-agree si ganito. Una, pakita mo kami ng dokumento. Pangalawa, kung walang dokumento, kailan nangyari? Sinong kausap? Saan nangyari? Uh-huh. Eh, gentleman's nga daw eh. Wala nga. Verbal, oral nga daw, oral. Ginamit yung word yung oral, hindi verbal. Oral daw, oral. Attorney Panelo, oral. Wala. Wala silang sinabi. So you're categorically saying there is none. Wala itong mga lumulutang, sinasabi na kung sino-sino. Hindi, meron... Banat Boy, nakita ko nga, ipiplay ko dito after neto. Ito, re-reaction na natin na huli. Usapan, verbal man o may kasulatan, ang dating Pangulo sa pamunuan ng China. Ganon sec na ganon kasimple lang po. Basta, yun ang sinabi ni President, no gentleman's agreement. Dadagdag ko pang whether gentleman or ungentleman, walang pinag-usapan. Sige, let's let go of the term gentleman's agreement. Mm-hmm. Yung earlier statement mismo ng Chinese government saying that the Philippines committed not to transport large-scale building materials to reinforce the Sierra Madre. Tama ba yun? I said that has never been validated. Wala naman okay. Sila. Kandun lang sila. Hindi na nila sinabi na ang nangyari ito ng ganitong araw, ng ganitong oras, at ang kausap namin ay si ganito. Yun ang pinakaano ni Sec Panelo. Sige, ako last na dyan, Sec. How about yung sinasabi? Sabi kasi ni ito, narinig ko naman sa interview ni Smoke Sari Roque kay Karen Davila, na ang sabi niya, tama naman si Panelo, sabi nga noon, na walang agreement. On ayungin, sabi niya. Pero ang sabi niya, it is status quo. Yun naman ang ginamit sa salita. Status quo sa buong West Philippine Sea na walang galawan. Parang ganun. Do you agree on that naman po? Basta kung ano yung sinabi ni Presidente, inulit ko lang. Mm-hmm. Wala po bang reaction si former President tungkol dito sa latest incident sa ating resupply boat na kung saan nasaktan ang ating mga sundalo? Dung fire cannon ng Chinese Coast Guard? Mawala. Eh, syempre, kahit na hindi ko tinatanong, syempre, maaari bang wala reaction kung yung ordinary nag-react yung panaging So, tingin mo, against siya sa nangyari? Against siya sa anything that will harm, injure, hurt any Filipino citizen. Eh, but parang dito hindi naman, Attorney Panelo. If this administration continues... Eh, no, kaway-kawayan pa. Kinakausap ni Duterte, di siguro 19 na Xi Jinping eh. Ay, sa atin natin lang to ha. Okay. O, ito naman na... Sige, go ahead, Michael. Yeah, ako, bilang Presidential Legal Counsel, SEC, di ba parang ang sinasabi dito, nagde-decide ka rin o kasama ka rin dito sa mga nangyayaring ito, no? Ito pong... panukala naman, pinutfort ni Spokes Roque, na... Mama Hongkok, shoutout po sa inyo. Ha? Thank you for being here. Sabi niya, mas maganda siguro i-decommission na natin yung BRP Sierra Madre at gawin siyang post guard. Sunog din dito si Roque. Para sa pagkakataong yan, hindi na militarized ang dating nung nasadsad na barko na yan sa ating BRP Sierra Madre. At ito, dagdag ko na rin, no?
Sabi naman ni former Senator Antonio Trillanes, hindi dapat. Kasi kapag dinimilitarize mo nga o dinicommission mo yung barkong yan, mawawala ng proteksyon naman itong BRP Sierra Madre. O ito, magkaiba to ha. Sino ngayon sa tingin mo sa kanila ang tama at anong papanigan mo dito, Sec. Panelo? Alam, hiyaan mo sila mag-away na dalawa. Pero kung ako... Ikaw tatarangin. Ako tatarangin niya dyan sa BRP. Ayusin natin. Ah, see? Natin ayusin. Kasi hindi yung... sa tingin sa journal ayusin kasi madideteriorate eh. Hindi ka mukha sa sinasabi ni Rocky, wag ayusin oh. Ano sabi? Payment na status ko at hindi naman pipigilan ang pagdala ng tubig at tubig sa Sierra Madre, bahala siya gumawa ngayon ng bagong kasunduan sa China. Pero sa kanyang hamon ay pinakita na ng China na hindi talaga siya papayag na magdadala tayo ng repair materials sa Sierra Madre, no? Oh, di ba? Diyos ko. Pagandahin natin. So, yan ang ating magiging bantay doon sa lugar na yun. Oh. And that paano is your proposal. Magdala ng resupply. Oo. Paano ka magdala ng resupply? Kasi sabi mo kung ayusin, yun ang pinagbabawal ng China eh. So, payag ka na magdala ng large scale o namang construction materials para ayusin po yung BRP Sierra Madre. Ganun po ba, Sec? Sila para magbawal. Yeah. Punto naman. Sino tama. Sila para magbawal? Nawawala ka kasi. Oh. Boss. Yung mga superior, we are equal to them. Kahit na mali tayo, para pareho lang tayo. Bawat bansa ay may kanya-kanyang sovereignty. So, walang karapatan para magbawal. Wala silang karapatan. Ang sinasabi mo, Sek, wala silang karapatan para magbawal. Tama? Yeah, pero hindi yun ang sinasabi ni Duterte. Tulog na ako katapos ko lang mag-replay since 8. Uy, Lola Sotil, maraming salamat. Ha. Love you, ha. Thank you so much sa pag-replay po. Ha. Nakita ko po yun. Maraming salamat. Eh, pero hindi ganun na sinasabi ni Duterte, attorney. Ano, Panelo, mamaya maririnig nyo dito. Ito na susunod. Ilang minutes na lang. Attorney Harry Roque said that... Oh, dali. Mamaya, maririnig nyo. O, tuloy natin to. Wala. Ang problema lang naman doon, they're claiming that it's theirs. Kaya as far as they're concerned, may karapatan kami. But tayo naman, as far as we're concerned, ay hindi, amin yan. Kaya wala kayong karapatang pakialaman kami. Kung trip namin, decision namin. Kasi sabi ni Spox Roque, discarded daw ang kulang sa atin dun eh. Pwede naman na mag-bit-bit tayo at hindi nila nalalaman o mag-create tayo ng tension. Ganun po, second sabi niya. Ayahan na natin ang presidente ng ating bansa. That's foreign policy, chief architect. Huwag na tayong sumausaw kahit yun, sino. Yun. Kaya mo na ang presidente. Agree ako doon. Agree ako sa sinasabi ni Panelo na huwag sausawan. Hayaan natin si Pangulong Bongbong Marcos sa foreign policy. Siya nga ang chief architect eh. Pero siyempre, itong si Roque, eh gusto niya kung ano yung ginawa niyang poon niyang si Maldives, yun din ang mangyari at gawin din ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Oh, pero hindi naging maganda. Mamaya makikita niyo dito sa ipi-play kong video ha, kaya kapit lang kayo, malapit na 'to matapos. Siyang nakakalam po anong maganda para sa ating bansa. So, hayaan ang kasalukuyang pangulo. Ang sinasabi mo no, si BBM, kasi ang sinasabi ni Spoxari naman, hindi daw tama yung thrust o yung pinatutunguan ni PBBM at baka mag-escalate into something more conflict po. Tama po ba, Sec. Panelo? Alang mga tao yun. Ano po? President decide the foreign policy of this country. Because he is the chief architect. Oh, see? Hindi daw sila magde-decide. Oh, si Pangulong Bongbong Marcos ang magde-decide kasi nga siya ang chief architect ng foreign policy. Okay, oh sige. Speaking of PBBM, di ba si andun kayo dun sa rally nung Pro Quiboloy rally organized by SM Rally? And isa ka ba dun sa mga, isa si Sex sa mga nanawagan? Ayan, susunugin ka ng interviewer. Panelo, susunugin ka ng interviewer. Isa ka daw sa nanawagan na magbitiw. Ano kayo sasabihin? BBM? Tama ba yun, Sec? Hindi ako nananawagan ng pag-BBTO. Sabay deny. Ang galing ni Ina Andalong, eh, oh.
Ang ganda ng segue ng pagkakaano eh. Tawag dito, pagtatalong eh. Speaking of BBBM, di ba na doon ka rin sa rally sa Rocky Buloy? Di ba isa ka din sa nalalawagan na magbitiw ni Pangulong Bongbong Marcos? Ay, naku, Atty. Panelo, sinusunog ka lang nag-i-interview sa'yo. Ulitin niya natin. Ulitin natin. I love it. Mami Terry, shout out. Okay, okay. Ito. Speaking of PBBM, di ba, Sik, andun kayo dun sa rally nung Pro Kibuloy rally organized by SMNI? And isa ka ba dun sa mga, di ba, isa si Sik sa mga nanawagan sa pagbaba ng PBBM? Tama ba yun, Sik? Hindi ako nanawagan sa PBBTU. Ako, nagkakataon. Hindi siya nananawagan. Buti na lang hindi ko na-download yung video. Umaagri pa si Michael Fahatin sa kanya. Tapos si Ina Andalong hawak sa baba. Ipahayag ang aking saloobin doon sa gawang kawalan ng katarungan kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay. You didn't say anything para to that effect? Oh, wala. Isik, ako, para kang, ang napanood ko, nag-alab yung damdami mo, para kasi Marcos Aurelius eh. Sabi mo, it's the beginning of the end. Mga ganun-ganun. Yari. Beginning of the end. Yari. Sa Tony Padeno. Ginigisa ka ngayon dyan. Kala ni Panelo, ni Atty. Panelo, ligtas na siya eh. Natanong ka tuloy. Ano yung beginning of the end bang tinutukoy mo dyan, Sek? Alam mo, Michael, pag nag-upisa ka sa rallying ganyan, at ito'y kumalat at kumalat, ibig sabihin, pinupukaw mo ang damdamin ng nagbibigay sa'yo ng kawalan ng katarungan. Yeah. At pag nagpo na, di titigilan niya na. Di it's the beginning of the end of the injustice. Yeah. Ibig sabihin. Yeah. Oh, okay, talaga, okay. Yo. At in that same rally, I think you floated again. Yung alam ko matagal mo nang pinupush yung Duterte for 2028. I think the vice president was asked about this and she said she's not spoken to you or her father about that proposed tandem. So ano bang status ng pinupush yung tandem na yan? Eh, totoo naman yun eh. I've not spoken to them. Basta mayroon akong idea, I don't have to talk to anyone. Yeah, so are you continuing to... Nati-trigger si tuloy si Atty. Panelo eh. Ganon, inaandalong, ang bira. Push that? Leading yung question mo, leading. Leading. Yeah, and let the people accept it or reject it. Or consider it. Ganon lang, ganon yun. As far as I know, when I suggested that in the 2022 election. Then, lakas dating at number one sa survey. O, di ba? Number one sila sa survey. Saka, alam mo, kaya ako pinupush yun. Sabi ko, pag si Inday Sara tumakbo at ang vice presidente niya si dating presidente, game over na yan. Wala na. Kasi, i-consider mo yung popular and trust rating ng dating Pangulong Duterte. Doon lang makikita mo na, na talagang gusto siya ng tao. Wala nang Duterte magic, Atty. Sal Panelo. This is the reality. Wala nang Duterte magic. Wala na. No more. Especially after ng kung ano-anong ginawa nyo na pambabalahura kay Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin mo, yung mga bumoto kay Sara Duterte na mga loyalista na mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin mo, iboboto si Duterte, si Sara Duterte sa 2028? Or iboboto si Duterte pag tumakbo yan sa 2025 as senator? Abay, isa rin dito, maawa naman kayo sa matanda. Matanda na yan. May tungkod na nga eh. Gusto nyo pang isabak sa politika? Wala na. Ma'am Nilda Zero, Infinite Stream TV, shoutout. Wala na ganun. Diyos ko po. Wala na. Wala nang Duterte magic. Wala na yun.
Kayo-kayo na lang. Matama, nandun sa kanyang anak. Magaganyan na dati siya presidente. Saka alam mo, yung mga kumukontra sa kanila, dahil alam nila sigurado panalo pag yan ang tumakbo, magbabalikan lahat yan. Balimbingan, balimbingan. Oo, balimbingan blues yan. Nung tumakbo si Presidente Duterte, walang local government officials maliban sa tatlong gobernador, si Gobco, Gobindani, saka si Gob Angel ang nag-suporta sa kanya. Noong hindi pa natin nalalaman ang stand niya sa China. Diba? Noong hindi pa nagsisimula ang war on drugs. Diba? Noong wala pang mga nangyayaring di umanong extrajudicial killing. Na di umano daw, ha? Di umano daw na kinokonek sa kanya. Siyempre, mabango ang pangalan. Eh ngayon, China at kung ano-ano pang issue ang lumalabas, wala na. Kahit na barangay kapitan, wala akong natatakot, kahit mayor. Pero kita mo, overwhelming. Eh lalo na, nakita nila yung kagalingan ng Pangulo, hanggang ngayon, yung trust and popular rating, mataas pa rin. Eh, sigurado na. Tapos na ang labanan. Again, kasi kung tutignan nga po natin ang survey na lumalabas ngayon, ay lagi naman nagtatap, kundi 1, 2, 3, lumalaro po siya. Sa pagka-senador po, no? Sa tingin niyo po ba, ito, Senado, mukhang sigurado ng Pangulo kasi hindi siya lumababa na number 3 sa lahat po ng mga survey firms na lumalabas po ngayon. Pero kung tatanungin ng pagkapangulo o vice presidente, iba pong usapan dahil naglabas yung ibang mga survey firms, may lumalabas ngayong pangalan, mas pataas pa si Rapid Tulfo kaysa kay VP Sara, at wala po yung pangulo doon, pang-apat, pang-lima ata siya. So sa tingin niyo po, Sec Panelo, ano ba? Oo nga. Ayan, sino ba talaga ang weak? Ayan ang topic natin ngayon, guys, eh. Sino ba talaga ang weak? Oh, sino? Sino? Ang mga totoong weak. Oh. 'Di ba? Ano sinasabi natin dito, eh? Ang tatahakin ng ating dating pangulo since kayo po ang kanyang political presidential legal adviser. Hindi, bilang kaibigan, ang payo ko sa kanya, tuwag mo siyang muna mayor ng Davao City. At pag nagkaroon ng 2028, mag-resign siya, tuwag mo siyang vice president sa... Pambihira, ilang taon na si Mau Diggs noon? 79 years old na siya ngayon. Or 79 na, sabihin na natin 79. 2028? Ilan taon siya nun? 24 ngayon eh. 84 years old? Papatakbohin niyo pang presidente yan? Hindi na nga vice president yan? Na hindi na nga makalakad? Sakiman yan? Hindi niyo iniisip yung kaligtasan o yung health ng matandang Duterte? Nagtutungkod na nga eh. May karamdaman na nga eh. Tapos gusto niyo pang tumakbong mayor ng Davao? Tapos mag-resign, tumakbo ng pagka-vice presidente ng 2028. Abay, dito ko lang nakikita na itong mga to, this is my interpretation, pasensya ka na, Atty. Panelo, ha? Na parang wala kayong care kay Pangulong Duterte, na dating Pangulong dito, o Mau Diggs, wala kayong pakialam, wala kayong, hindi nyo naiisip yung kanyang health. Parang ganun ang dating eh. Diyos ko. Matanda na nga eh. Kung ano-ano na nga sinasabi. Anak niya. After 2028. Oh. Okay. Mapunta natin yung sinabi yung survey kanina. Apo. Apo. Nung tanda mo si Presidente Duterte nung initial the campaign. Ah, di ba? Malayo-malayo yung survey. Layo po. Pero siya nanalo. Mm. Yung survey din ng senatorial, si Robin Padilla, nandun lang sa 12. Halos nga. Naglaro lang. Ang nagna-number one nun, yung bruskong senador. Palagi number one siya. Si Rapi Tulfo. Sabi ko kay Robin, wala ang yata sa buong sabi ko, magna-number one ka. Tandaan mo sinabi ko. Hindi, sir. Number 12 lang ako. Okay na hindi. Number mga talo mo silang lahat.
O, nung mangyari, o, nasaan yung number one na sa survey? Hindi ba layo ng boto niya? Malayo po. Opo. Ito, si Robin. O, kaya, o, ito pa sasabihin ko. Yeah. There is a possibility that the former president will not run as vice president of the Duterte. Si Robin, pag yan ang vice presidente, game over din niya. Yun. Okay. Are you kidding me? Si Robin daw, tatakbong vice presidente, game over. Pakinggan niyo to. West Philippines, ano ang sabi mo? Ano ang ano mo dyan? Tingin mo at ano ang dapat gawin? Binoy, pasok. Ako po, Mayor, talagang idol po kaysa talaga. Talagang, ako po talaga. Ang layo ng sagot. Tinanong ka about West Philippines, ang sagot mo, idol po talaga kita, Mayor. Tagasunod po ninyo ako. So, totoo lang po, Mayor, kung hindi po kayo ang presidente ng Pilipinas, baka po Ukraine na po tayo. Kung nagpadala po. Ang dami po kasing mata. Ukraine na daw tayo. Ang tanong, para kasi sas eh. Kadikit ba ng China ang Pilipinas? Di ba mas malapit pa nga ang Taiwan sa China? Paano tayo magiging Ukraine? Ilan libong kilometro layo natin sa China? Ang bihira talaga to. Panggaling po ako dun eh. Yung pong panahon na sinasabi nila na meron daw pong mga isla na tayong nawala. Nagpunta po ako doon. Kumuha po ako ng bangka. Dito, galing po ako ng Nabotas. Pumunta po ako ng Spratly Island. At totoo naman po, na nandun talaga yung mga Chinese. Pero kahit kailan, Mayor, wala pong isang islang nawala. Sapagkat nandun ang Armed Forces of the Philippines. Bawat pong islang pinuntahan ko, nandun po ang Navy, nandun ang Army, nandun ang Air Force. Katotohanan, Mayor, pinasok pa namin yung K-1, K-2, K-3, K-4. Naglagay pa kami ng bandera, Mayor. Wala naman magawa yung mga Chinese. Ang totoo, Mayor, nandun. Sumusunod sila lahat. Ang sinabi nila sa akin, order to ni Presidente. Hindi namin to kailan iiwan. Mamamatay kami dito at papatay kami dito sa order ni Presidente. Yan po ang sinabi sa akin ng mga sundalo doon, Mayor. Kaya lahat po nung sinasabi nila... Pakinggan nyo to, ha? Pakinggan nyo to kung paano to mapapayaki, Duterte. Puro kasinungalingan, sabi ko. Eto, panoorin nyo tong dokumentary ko nang makita ninyo na puro kayo walang alam. Hindi nyo alam na tayong mga Pilipino pa rin ang siga doon. Okay na yan. Yung fervor mo. Okay na yan. Okay. Tapos gusto nyo maging vice president yan. Alam ni Duterte na kahibangan yung sinasabi mo, Senator Robin Padilla, na tayo ang siga sa West Philippines. Alam ni Duterte yun na never na mangyayari yun. Kaya ang sagot sa'yo, okay na yan. Ibig sabihin yan, just shut up, will you? Alaya talaga. Alaya, tapos gusto nyo to maging vice president? Ha? Ang bihira naman talaga kayo. Sasabihin pa ni San Panelo, game over na. Ano sabi mo? Tayo ang siga doon. Ulitin nga natin. Alam, hindi nyo alam na tayong mga Pilipino pa rin ang siga doon. Okay na yan. Yung fervor mo. Total, ganun lang naman talaga. My God! Yes, you mo. Okay na yan. Okay na yan. Baka mapahiya ka pa. Parang ganun eh. Okay na yan. Baka mapahiya ka pa lalo. Tapos sabi ni Palpsal Panelo, ano? Vice President? Si Robin, pag yan ang
Vice Presidente, game over din yan. Yun. Okay. Yun kasi tatanong ko susunod eh. Inunahan mo na. So, pabutit nang galing talaga sa'yo. So, Sekinota. Si... Game over na. Game over na. Lalo na ngayon, nalaman ang stand ni Robin. Kikibuloy. Ha? I move like Jagger. Yes, go. Shout out Anthony Paula. Game over na. Wala ya talaga. Ang bihira talaga itong mga ito. Kung ano sinasabi nyo. Siga. Una, siga tayo sa West Philippines. Iba, may maririnig nyo si Duterte. Halos magmakaawa kay Xi Jinping sa video na ipiplay ko. A threat in Senator Raffy Tulfo dito sa potential or possible run ni VP Sara sa 2028. Walang yan talaga. Would support. Wala. Wala yan. Kasi nga, tinitingnan ko yung senatorial. Number one siya noon. Number 12 si Robin. Pagdating ng butuan, number one si Robin. Sige, Sek, ito, kasi nagbolang kristal ka eh, na kung hindi Duterte, Duterte, ay Duterte Padilla. Kamusta po ang relasyon naman ni VP Sara kay Senator Robin po, kung inyong alam? Oh, okay. Okay. Okay na okay. Okay, okay naman. Oh. Mm-hmm. So, will you be part? Sek, kasi alam ko, close ka kay Robin eh, kasi ikaw nga yung sinabi ng magna number one, sabi niya 12 lang eh. Meron ka ba magiging bahagi dito sa pag-push naman ito kay sa pagkabisi ni Robin at sa pagkapangulo ni VP Sara naman? Meron ka ba magiging bahagi dito sa push na ito sa tulak na ito? Tulak. I've already made statements in my tulak. Sino tulak? Michael Fatin. Ayusin mo tanong mo. So, sinabi ko na kung hindi yan tatakbo, I will push Senator Robin to run to seek the vice presidency. At siguradong panalo. Baka hindi lang drip ang gawin ni Mariel doon. Di ba, baka hindi lang mag-gluta drip yun doon sa loob ng ano, office of the vice president. Baka mamaya, doon pa yung mag-live selling. Sasabihin niya, iba tayo eh. Oh, pamain lang po, nagbibenta po tayo ngayon dito. Alaya talaga, Robin Padilla talaga. Kawawa yung bansa natin. Maniwala kayo sa akin. Kung okay. Pakatumakbo si Inday Sara, for what reason eh, si Robin ang tatakbong presidente, yun ang aking sinasabi. Sige. O, vice presidente ka, Sek. Ha? Vice presidente ka, kailangan niya ng advisor. Dito lang tayo, para tayong tatlo, para lagi nagkikwentuhan. Ay, okay. O sige ako. I'm okay na ako. Okay, ako, ito na lang second sa akin. Yung patatsyada mo. Meron siya sabihin ni Sek. Ano yan, sir? Ah, sorry para maka-prepare na ako. Hindi pa ako nag-aalmusal. Oo, namin ko kasi. Sige, sorry. Sige, mag-prepare ka na, Sek. Sa next time na lang. Pero mag-ratatat na tayo. Siyempre, hindi ka makakalagkas dito dahil ikaw ang paborito namin ni Ratatat. Tanayin na natin! Former spokesperson, presidential legal counsel, Salvador Panelo. Handa na ba yun? Ito na. Maganda yung mga tanong dito. Handa na mi. Okay. Sabi mo, Sek. Handa na mi. Yeah. Raksad ang tanong. Tapat. Ito. Maganda yung mga tanong dito. Okay. Una po, Sek. Pili nuts. Pili ka lang ng isa sa aking sasabihin. Una, pili nuts. Face to face. O virtual? Ayun lang dyan, yun. Pareho lang yan. Wala namang kaiba. O, sige. Sunod, Pilinas. Handshake or affixing signatures? Yan. In relation to what? It could mean anything. Ikaw, kung ano. Anything. Okay. Kung gusto mo ba may handshake? O may pirmahan na? O, edi, dalawa. Handshake. Dalawa, yan. Okay, o Pilinas, over a cup of coffee or a few bottles? Ano ba ang favorite mong ganyan? No? Cup of coffee. Okay, icebreaker via jokes? No, or sorry, saying... may sinasabi, Sek. Hindi or ako, saying... Mas forward na natin dun sa ano. Saying a compliment. Private meetings. Meetings or public gatherings? Yan.
Kailangan in relation to what? Kung public issues, okay yung public gathering. Kung mga confidential, private meeting, syempre. Oh, sige na nga. Okay, pili na siesta o merienda. Huli sa pili na. Talaga lawyer shot ngayon si Attorney Sal. Talaga naman eh. Sige, ako naman, Sec, alam mo na ito ah. Charot o true lalo? Charot, hindi totoo, true lalo, totoo. Unang tanong, Secretary Padelo, maituturing mo ba na good friend si Attorney Harry Roque? Good friend? He's not even a friend. How can he be good? Attorney Harry, sabi ni Padelo, you're not even a friend. Sinusunog. Sinusunog mo naman, Attorney Panelo? Si Attorney Harry Roque? Ang ganal at talog eh. Matuturing mo ba ang good friend si Attorney Harry Roque? He's not even a friend. Okay. 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 Charot. Charot. Sabi mo, Sek. Charot. Charot. Charot yan. Okay. Oh, pangalawang tanong, charot ba o true lulu? Mas close ba si PRRD kay Atty. Roque? O ikaw mas close? Ano? Ano? Charot ba? O true lulu? Hindi niya alam ang number eh. How can that be close? Nilalaglag. Nilalaglag talaga si Roque ni Atty. Salpanelo. Pambira. Hindi ako magugulat bukas makalawa magbabanatan tong mga to. Magsasalita to si Atty. Harry Roque. Okay, okay. Bakit lang tanong? Sa pahayag mo na sinungaling. Ah, oh, sorry. Tanong, ikaw o si Ina? Si Mike na. Pareho po kami. Oo, oh, sige na. Ito naman talaga. Tatanggihan kayo ngayon, ha? Ito naman ang sinasagot eh. Bakit lang tanong? Sa pahayag mo na sinungaling at mahilig sa publisidad, may kinalaman ba ito sa ambisyon sa pagtakbo sa politika ng pinatutungkulan mo? Wala akong pinapatungkulan. Basta kung sino man nagkakalat nun, yun na yun. Wala akong pinapatungkulan. Kung sino tama, ano sabi nila? Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay galit kung gusto mo. Yun, akala ko. Ang tamaan may bukol eh. Okay. Last question, Secretary Padelo. Ito gusto ko malaman to, ha? Sino ang mas dikit ka ba kay Pangulong Duterte kaysa kay Pastor Apollo Quiboloy? Sino ang mas dikit sa inyo ang dalawa? Hindi ako dikit kahit na kanino sa kanila. Sila ay mga Playing safe tayo eh. Naging mga kaibigan ko na. Yeah. Okay, talaga naman ito, Risa. Dagyo, ito, Risa. Don't leave yet. Ratatap. Babalat. Babanat na si Roque, magpapa-interview ulit dyan. Rasadang tanong! O yan ha. So strike 3 na. Una, strike 1. Nakita nyo yung video kanina. Sinabi, sinungaling. Pangalawa, sinungaling. O ngayon, diniin palalo. O dito na tayo ngayon. Eto na. Eto na yung sinasabi ko sa inyo. Nahalo si Duterte, magmakaawa kay Xi Jinping. Mga pangisda lang, excuse me, yung mga isda natin dyan sa West Philippine Sea. Ito po yung interview kay Carpio. No, Justice Associate Justice Carpio ni Karen Davila. Ngayon, dahil ANC po to, meron tong copyright. So, dinownload ko po, pinatungan ko to, makikita nyo dito si Duterte, si Jinping, shake hands ng shake hands. Okay? So, pakinggan na natin to. Huling topic natin. Attorney Harry Roque said that with a hardline stance of this administration, if this administration continues its hardline stance with China on the West Philippine Sea, he claims that we may lose Ayungin Shoal. And in fact, you heard it. He said, mark this, I said it on your program. If the Philippines keeps doing the same thing, China won't give in, we risk it, and will be forced to remove our soldiers there out of starvation. What are your thoughts on that? Well, that's laughable, Karen. First of all, the strategy of China is to intimidate us. Tama. They know that if they use armed force, if they fire a single shot, we can invoke the treaty. Tama. So they use intimidation
And if you allow yourself to be intimidated, you lose. China is saying we have this huge air and naval base in the Spratlys. We have the largest naval fleet in the world. We have the largest submarine force in the world. So you have no choice but to accept the 9-10 dash line as the national boundary of China. Mm. Now, if you are intimidated, then you lose. Mm. Now, look at Malaysia and Indonesia. They refuse to be intimidated. They send their survey ship to their EEZ, drill ship to the EEZ, to survey and drill. China said, you cannot do that. There will be war because that's within the 10 dash line. But Malaysia still did it. They sent its survey and drill ship together with its Navy. And at the same time, the US and Australian warships were conducting drills. China couldn't do anything. The same thing happened with Indonesia. Yun nga talaga ang ano eh. Yun nga talaga ang style ng China eh. Intimidation. They, like what I said, hindi nila ma-afford ang gera. Naniniwala talaga ako dyan. Their economy will collapse. Magkukulapse ang economy ng China pag nagsimula sila ng gera. Nagulat nga sila sa respond ng 20 countries na sumuporta sa Pilipinas eh. Hindi ko lang na-download yung pahayag ng isang Chinese ano eh. Chinese media na nakatawag dito. Nasa tabloid eh. Pero they were surprised na hindi ganun ang ine-expect nilang mga international excuse me. International community na magre-respond ng ganun nung nakita yung ginawa ng Coast Guard ng China sa Coast Guard natin. They sent a survey ship accompanied by their Navy, and at the same time the US aircraft carrier Ronald Reagan passed by in the same area. So the Chinese will intimidate you. Tama. But if you stand fast, you refuse to be intimidated, then they cannot do anything. Now, that was... Which is yun ang ginagawa ng ano, ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. You know, the moment you intimidate the Filipino that China will starve you to death, then you are hindi kasi, ganito lang yan, Chupaing eh. Kung ang China talaga, malakas ang loob niyan, Indonesia pa lang, tsaka Malaysia, nung pumalag, ginera na nila yan. Hindi nila kaya, hindi mangyayari yan. They are preparing probably, they are testing their capabilities, but as of now, hindi mangyayari yan. It's just an intimidation ang ginagawa ng mga yan. O, kaya dito nga tingnan nyo, si Jinping at si Mao Diggs, kamayan ng kamayan. Tapos may sinasabi si Duterte. Mamaya maririnig nyo. Person of China, because that is precisely the strategy of China. The strategy of China under their three warfare strategy is they will win the South China Sea without firing a single shot. That's a smart move. Pag yan ang nangyari at nagawa ng China yan, napakagaling ng China. Diba? Kasi nga, intimidation eh. Malaking bansa kami, we have the power, we have the resources, we have the money, we are the second biggest economy in the world, we can do whatever we wanna do. Ngayon, kayong malilit na bansa, tumabi-tabi kayo dyan, parang ganun. Diba? And that's why they use this intimidation. So any Filipino who echoes or parrots the Chinese line is an agent of China. See, narinig mo yun? Attorney Harry Roque. Parot ka. Parot daw oh. Mm-mm. And where do you think is this narrative coming from? I mean, there have been talks that there is a campaign going on, essentially coming from Duterte, China. Oh. You do have different sources introducing or recommending this particular narrative. And Attorney Harry Roque yesterday was actually suggesting one particular: soften, make things work, diplomacy, status quo. It was those words that were commonly used. Yeah, that's precisely what Duterte did. He pleased Xi Jinping. I simply love President Xi Jinping. Oh, totoo. Ayan, no? Pilinis niya talaga si Xi Jinping eh. Ayun, isipin nyo, kamaya, no? There will be a massacre if we defend our maritime zones. And that's why nothing happened. That's why our position is getting weaker in the sense that
we need really to get the gas in Reed Bank. The primary purpose hindi here. Totoo, yun ang naging bukang bibig ni Pangulong Duterte na gegerahin tayo. Gegerahin tayo. Kailangan natin magpaalam sa China, di umano, parang ganun. Kailangan natin ganito, ganyan. Wag tayo mag-ano diyan. Kailangan natin, Diyos ko po. Alam mo yung tinatakot tayo ng mga Pilipino na gigirahin tayo ng China. Hindi mangyayari yan. Di sana ginera na Indonesia, Malaysia, tsaka Vietnam na pumapalag. Lalo na yung Japan. Oh. Is to get the gas in Reed Bank. Because even if China doesn't recognize our economic zone, as long as we get the gas, then we win. That's why in my book, Malaysia and Indonesia are winning. Tama. China doesn't recognize their EEZ, but they're still getting the oil and gas. Oh, see? And they're winning. Because this is That is true. Totoo yun. Sandali nga, baka nandito yung video na download ko. Ito, papakita ko sa inyo, ha? Sandali. Asan na yun? Asan yung video? Ito. Dali lang, ha? Dali. Dali, ha? Totoo yun eh. Totoo yung sinasabi ni Antonio Carpio eh. Ito, dali. Hindi, makamisa, pa-copyright ako eh. Sa susunod ko na lang na topic, ipapakita ko sa inyo yan. Tuloy natin to. Why is that? I wanted to ask you, what is Malaysia doing that the Philippines could be doing? Like for example, how is Malaysia exploring their oil and gas? Are they using a third party? Are they contracting a third party? Or did they get into a state-to-state partnership? They're doing it on their own because Malaysia has a large petroleum industry. They send their own ship, but this ship, you can commission it. These ships are available for chartering by third. Anybody can charter this. Like for example, Forum Energy does not have its own ship, but it can easily charter a ship to go there to survey and drill. These are services by third parties. You don't need to possess the technology because you can rent the technology here. So that's why Forum Energy, which is the service contract over Reed Bank, is prepared to send its survey and drill ship there if they have the protection. We need the protection of the Philippine government. And so kasi napabayaan nga yung defense natin eh. Alam nyo, napabayaan yung defense natin for so many decades, no? After nung 1970s, 80s, sabihin na natin 90s. May 90s, wala eh. Balik tayo sa zero. Tapos, wala. Talaga napabayaan. Kaya ngayon, itong consequences. We should send the survey ship. Tama, accompanied by our Navy at the same time. They will be a joint patrol with the US or other allies because that's exactly what Malaysia and Indonesia did. Okay. And actually, it's quite interesting because the President Marcos Jr., has been invoking, reiterating, pushing, announcing the arbitral victory award. And of course, the Philippines has gotten more allies worldwide because of that and sympathy. But yet the biggest action to take would really not to dialogue with China and just start drilling. Hindi natin kailangan magpaalam sa China eh. Kasi nga iisid natin yan. We have the rights. Nasa ECC natin, we have the rights to do that. Diba si Lander TV? Ang sinasabi ng ilan is a dialogue is still important. Should we still get into a dialogue with China? I mean, we've been doing that, no? I mean, wala naman mawawala kung may pag-dialogue tayo. That's okay. Diba? Wala tayong mawawala. Pero, ang tanong nga dito kasi,
nagkakaroon ba ng magandang ano, magandang resulta 'yung paipag-dialog natin? Na hindi nga 'yung mga ano nga natin, guys, eh, 'yung mga tawag dito, 'yung mga file natin na protesta, hindi nga binabaliwala eh. When it comes to drilling in the Reed Bank, well, we should keep on talking because you don't lose anything. But do like the Malaysians, what the Malaysians and Indonesians did. Send your service ship. Tama. Don't delay. On your own. Yeah. Yeah, on your own. Because that is their EEZ. They don't need the permission of China. Yes. Because Duterte has put into our mindset that we need the permission of China to go there. I agree with that. Kay Justice Associate Justice Antonio Carpio. Yan talaga ang naratibo ni Duterte. Maririnig niyan. We don't need the permission of China. And Malaysia has proven that. Indonesia has proven that. So we don't have to reinvent the wheel. Just send our survey ship and drill ship together with a joint patrol with the U.S. and its allies. Actually, that's quite true. When you hear interviews that say China wants this or China won't give in, China won't. It's actually... Ito yan, no, si Roque. Laging ganyan. Laging ganyan sinasabi. Actually moving on to the fact that you'd have to discuss or compromise with China somehow. Yes. China has no veto power over our sovereign rights. Yes. It's up to us when and where to get the gas in the West Philippine Sea as long as it is within our EEZ. But Duterte has always put into the mindset of Filipino people that there will be war. We need to get the permission of China. That's crazy because that is not in the law. That is not in UNCLOS. Tama. It is called exclusive economic zone because it is the coastal state that has exclusive right. Okay. Ang tanong ko, this is more psychological and cultural, itong tanong na to, sir. Because I've interviewed you, I mean, so many times. Ito, pakinggan niyo to, tapos makikita niyo yung play kong video dyan, yung sinasabi ni Duterte. Bakit tayo ganito? Ang Pilipinas... Yes, tama. We're not gonna yield. We're not gonna yield. Kasi we have the rights eh. We have the rights dyan sa EZZ na yan eh. Victory. Tayo ang may arbitral ruling sa UNCLOS. And yet, you have Malaysia, Vietnam, other countries, they are fighting for their EEZ. They are drilling and surveying on their own. They don't have these discussions on what China thinks. Why are we here, sir? Ito na. Because that was inculcated to the public by Duterte. When he became president, tama, he said, it will be a massacre. We don't have a chance. Sabi niya, do not patrol the EEZ, only the territorial sea. Sinabi niya yun. And sabi niya, I already allowed China to fish in our EEZ. Lahat ng violation ng constitution, ginawa niya na. Tama. I cannot... Ito yung sinasabi ko sa inyo. Oh, makinig kayo guys ha. Sa lahat na nandito, ito, pakinggan niyo to. I cannot go there to South China Sea. Ito, pakinggan niyo guys ha. Press one ha. Pay attention dito. Pakinggan niyo sabihin ni Duterte dito. Oh. There, even to bring the Coast Guard to drive them away. China also claims the property and he is in possession. Yan ang problema. Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them. See that? Will come home alive. See that? Kita niyo yung sinasabi niya? Padadala ang Marines to drive away fisher folks ng China? Walang uuwing buhay na Marines? Bakit? Meron tayong Defense Mutual Treaty. Sinasabi ko nga eh, yan ang nangyari at sinasaksak sa isip natin noon para matakot tayo. Para matakot tayo. Diba? At ngayon, yung mga DDS, takot na takot. Sige, bahala kayo. Pag nagkagera, pumunta kayo. Ha? O, takot na takot. Sino talaga ang totoong weak? Sino talaga ang totoong weak? Sige nga, sino? Etong nagpapakilalang matatapang pero takot na takot sa China? O, tuloy natin to. Since I will fish, who can prevent him? Ayan, o, tingnan nyo. Pakinggan nyo. Drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them. Chinese Santa Maria, shout out. Will come home alive. When CSIS I will fish,
Who can prevent him? And sabi ko naman, we will fish because we claim it. And sabi ko, please allow because driving away our fishermen. Diba inaabog nila? Kaya sabi ko, do not drive them away because tama, the Filipino... Tama ka, Roberto, ding, ano, Dianco, imbis na depensahan, tinakot pa tayo. So, sino talaga ang weak? Sino ang weak, guys? Fierce Protector, shoutout, sino talaga ang weak? Oh. Sir of the belief that they are also declaim it because there are already guided missiles that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila. See? See that? Sasabihin pa'y guided missile. Tapos presidente ka, hindi mo walang masabi, paglalaban natin to, tatayuan natin to. Hindi naman sinasabi ng Pilipino ng mga mangingisda natin na kunin natin. No. Yung rights lang natin ang gustong ipagtanggol ng mga mangingisda dyan. Rights natin, karapatan natin. Pero ganun ang sasabihin ni Duterte dati. Pastor Tuloy, napapasigaw Manila. Eh. Woo! Diba? But you know, the issue of the West Philippine Sea remains to be a question forever until such time that, you know, we can... Look at this. PH cannot reclaim West Philippine Sea without bloodshed. Oh, diba? Bloodshed na naman. Oh. Bakit ba yun ang laging sinasabi? Sino ang nagpapakita? Sino tuloy ang gumagawa ng ang nagsasabi na dinidemonize ang China? Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos, nakarinig ba kayo kay Pangulong Bongbong Marcos ng ganyan? Nakarinig ba kayo? O, sige, nakarinig. Tanungin ko kayo dyan sa baba. Nakarinig ba kayo kay Pangulong Bongbong Marcos na we cannot reclaim West Philippine Sea without bloodshed? O, wala. Diba? Walang ganyan. Walang ganyan. Diyos ko po. Take it back. There is no way that we can get back di tawag nilang Philippine Sea without any bloodshed. President Rodrigo Duterte breaks his silence on the recent tension in the West Philippine Sea. The president said the... See that, oh, mas madami pang barkong naka-angkle ng China nung panahon ni Digong eh. Ayan oh, kitang-kita sa balita oh, ilang barko'y naka-angkla dyan, naghuhukay, kumukuha ng black sand. We cannot reclaim the region without bloodshed. He said nothing will happen even he sails in the disputed water. Alam mo, ang totoo niyan, pabalik-balik tayo. Ako gusto ko, tinanong ko nga si Secretary Lorenzana, na pwede ba tayong Benedict pumunta Sharata doon, papasok tayo sa mga Spratly Island yun, ng barko natin. Of course, it should be a coast guard. We do not send gray ships to no warship. Hindi, magtataka ka lang ako, nagtataka lang naman ako. Bakit ang ano binabanggit ni dating Pangulong Duterte vlogging may maggegera, hindi makakabalik ng buhay yung mga army natin. Eh, ano sabi ni Robin dito? Kaya doon mo masasabing sinungaling eh. Asa na yun? Asa ka na, Robin? Eto, ano sabi ni Robin dito kanina? Ah, pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo. Ito kailan iiwan. Mamamatay kami. Pakinggan nyo to. Wala naman magawa yung mga Chinese. Ang totoo, Mayor, nandun. Sumusunod sila lahat. Ang sinabi nila sa akin, order to ni wala, Presidente. Ano, walang magawa yung Chinese? Ano sinasabi ni itong idol mo? Katotohanan, Mayor, pinasok pa namin yung K1, K2, K3, K4. Naglagay pa kami ng bandera, Mayor. Wala naman magawa yung mga Chinese. Ang totoo, Mayor, nandun. Sumusunod sila lahat. Ang sinabi nila sa akin, order to ni Presidente. Hindi namin to kailan iiwan.
mamamatay kami dito at papatay kami dito sa order ni Presidente. Yan po ang sinabi sa akin ng mga sundalo doon, Mayor. Kaya lahat po nung sinasabi nila na puro kasinungalingan, sabi ko, eto, panoorin nyo itong dokumentary ko nang makita ninyo na puro kayo walang alam. Hindi nyo alam na tayo, tayong mga Pilipino pa rin ang siga doon. Sagot. Okay na yan. Okay na yan. Nagiha talaga, oh. Ito, amo mo, takot na takot. Lagi narating mo without bloodshed. Diyos ko po. Na para ipakita lang sa natin sa top Pilipino na baski nang ilang balik natin doon, wala talagang mangyari because we are not in the possession of the sea. Despite this, pero you're giving up. Parang ang sound ang dating that ano PRR Duterte o PRRD o PPRRD. You are giving up. You're giving up. Diba? Oh. Parang di sige surrender na natin to, wala tayong magagawa eh. So sino talaga ang weak? Tapos weak si Pangulong Bongbong Marcos. Wow. Diyos ko po. And warn China not to extract oil in the disputed waters. Sinabi ko naman sa inyo sa Chinese government, I'm not so much interested now in fishing. I don't think there's enough fish really to worry about. See? You're not even interested about fishing? Eh, paano yung mga mangingisda dyan na nabubuhay para mangisda? You are talking in their behalf, Pangulong, dating Pangulong Duterte? Pambihira talaga. Sasabihin mo pa, you're not interested in fishing. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Tapos sasabihin, weak si Pangulong Bongbong. Ayan ang galing sa bibig nyo. Ulitin natin, ha? In fishing. Ulitin natin. Talagang mangyari. Because we are not in the possession of the sea. Despite this, the president warned China not to extract oil in the disputed waters. Sinabi ko naman sa inyo sa Chinese government, I'm not so much interested now in fishing. See, I don't think there's enough fish really to worry about. But when we start... Yeah, ang bihira naman. Maririnig mo sa dating Pangulo yan. I'm not interested in fishing. Di naman ikaw yun eh. Yung mga mangingisda natin. Yung mangingisda natin na yun ang kinabubuhay. Maudigs naman. To tatang naman. When we start to get whatever it is in the bowels of the China Sea sa ating oil, dyan na ako. Then but by that time I will send my ships there. I will send my gray ships there to state a claim. Yan masiguro ninyo. Also, the president criticizes former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and the past administration. Yan ang hindi ko maintindihan kay Carpio. He's a dreamer. And besides, dreamer? Yung amo niya, it started the occupation of the constructive occupation of China happened during the Aquino administration. Yes, nandun na tayo, pero mas lumala yung panahon nyo. Kasi nga, naipanalo na yung ano eh, arbitration eh. Pinanghawakan natin yung papel, di sana ipinus nyo yan. JC Mo, shoutout sa'yo. Linzab, shoutout sa'yo, ha? Diba? Sana ipinus nyo yan, hindi yung binasa mo lang sa UN. Tension between... Ano naman magagawa nun? Buti pa si Pangulong Bongbong Marcos.
Kaya yung mga tang vlogger ng DDS, ba't daw nagta-travel? Mga bugok pala kayo eh. Ang naging balik ng travel ni Pangulong Bongbong Marcos, ayan, 20 na countries na nagbigay ng moral support at suporta. At the same time, syempre, kumukuha din tayo ng partnership with other countries para yung ating OFW na gustong magkaroon ng trabaho sa ibang bansa, hindi lang China ang magiging ano option nila, Hong Kong, 'di ba? Or Korea. Meron din sa iba-ibang bansa. Like Czech Republic, 'di ba? Germany, Sweden, France. Hindi na alin yung hindi nakakaintindi yung mga vlogger na 'yan eh. Ba't daw nagta-travel? Mga bobo. Philippines and China with presence of Chinese vessels in Hulyan, Philippine Reef. The Department of Foreign Affairs has filed a series of diplomatic protests against China on the incident. Nel Maribuho, UNTV News. Si Dad, nakita niyo yung nakapila na barko na yan. China yan eh. Panahon ni Duterte yan eh. Panahon ni Duterte yan. Diyos ko. Since he controlled Congress and the Senate, nothing happened. That is why Judas that kind of thinking has seeped into the consciousness of the Filipino. We have to reverse that. We have to think like the Malaysians and the Indonesians. And the Vietnamese. And the Vietnamese. Okay, but let's balance the conversation. Yeah, kasi hindi ka mawawander ka na lang eh. Ang Vietnamese, ang Indonesia, ang Malaysia, lumalaban sila. They dig oil in their EZZ. Inatake ba ng China? Oh. Ginera ba ng China? Kasi nga, hindi nila kaya. They cannot afford to go to war with any countries kasi alam nila ang balik nito. Unang-una, ekonomiya nila babaksak. Magugutom ang 1.4 billion na Chinese. Ron, shoutout sa'yo. Long time, ha? 100% yan. Tapos sa Pilipinas, ang naratibo ni Duterte, aatakihin tayo, hindi makakauwi ang mga Marines? Wow. So, Attorney Harry Roque said, former President Duterte did what he did simply because in 2012, and I wanted to ask you this, when the late President Aquino, Mark, shoutout, went full frontal on China, right? Sent a Navy ship to Scarborough. And I remember the late Albert Del Rosario said that there was an intervention on Scarborough and there was an agreement, same, a gentleman's agreement of some sort that, was it brokered by the U.S.? That both ships should withdraw from Scarborough. Yes, it was brokered by the U.S. Assistant Secretary Kurt Campbell. Yes, so that was 2012. So the Philippines sent its one Navy ship and there were, I believe, 30 ships coming from China. And the U.S. brokered it that both should withdraw. The Philippines withdrew and China did not withdraw. So ang nangyari is Duterte kept saying, that we lost Scarborough Shoal to China under Aquino's term, under his time. And Attorney Harry Roque is saying that if we keep doing this, Ayungin will end up the same Pahingan as Scarborough Shoal. Parang in effect, hindi naman natin kaya to eh, panindigan. Ganun ang punto. Aatras din tayo, parang ganun. Well, pag ganyan, umatras na tayo hanggang sa territorial sea natin. Because if you follow that line of argument, then China will get everything. Tama! Which is yun ang sinasabi ni Duterte kanina, narinig nyo naman siguro. Diba? We cannot reclaim West Philippine Sea without bloodshed. Oh. Tapos namamaalam pa siya mangisda doon sa EZZ natin. Nagpapaalam pa sa Incheck. Tapos sasabi niya hindi siya interesado sa mga isda. Diba? But why is Malaysia and Indonesia being successful in getting the gas in their EEZ? Because they have a consistent, coherent policy. Yeah. Now, Shoal, there was the U.S. brokered through the State Department, brokered a mutual withdrawal. Yeah. And we both agreed. Mm-hmm. And then China reneged,
So there, right, you know right there that you cannot trust China. That's why we cannot trust China. Tama. On a Union show. You can't. Uh-oh. That's why that we have to learn that lesson. Remember when China first occupied Miss Jufri, China said it is just a fisherman's shelter. Oh yeah, yeah, I remember that. You can take advantage. But what is Miss Jufri now? It's the largest air and naval base of China in the South China Sea. The Chinese call it their Pearl Harbor in the South China Sea. And that has been the narrative, the factual, what actually happened over the last 50 years. China keep on saying, in Fiery Cross Reef, China's occupied it in 1988 and said, we are just putting a weather radar station to help UNESCO in its global... Sinungaling ang China eh. In short, sinungaling sila. Diba? Napakasinungaling yung mga yan. Tapos gusto yung magtiwala, gusto makipagkaibigan. Yung mga didi-shit na vlogger, gusto niya bumalik si Pangulong Bongbong Marcos para makipag-iibigan, ipush ang ano, ipush ang pagkipagkaibigan. Eh, ginawa na nga eh. Ginawa na. Unang taon, bumiyahe sa China. Ayan, no? Ito. Pakita ko sa inyo. Ulit, ha? Unang taon, nasa unang wala pa siyang isang taon sa opisina. Bumiyahe papuntang China, January of last year. Ayan, para lang maalala nyo. Oh. Oh, play natin to. Ayan, oh. Oh, pasok. Nonetheless, the Marcos administration's pivot to America does not mean turning its back on China. On a January trip to Beijing, the Philippine president vowed to strengthen ties with his northern neighbor. See? Siyempre, kung ikaw yung presidente... Oh, di ba? Oh, tapos, anong ginawa ng China? Hindi na sila makapag... Hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan yung mga yan eh. Diyos ko po. Oceanic survey. But what is Fiery Cross Reef now? It's an air and naval base, a huge air and naval base of China. So that is the narrative of China to lull us into believing that its intentions are peaceful, but they're actually invading us. So we should not listen to China. We should look at the facts, look at history. Tama. Look at what they have actually done in Mischief Reef, Fiery Cross Reef, Subi Reef. And what they actually did in Scarborough Shoal. So actually I'm saying we should bring this issue of territorial dispute to the International Court of Justice. Challenge China. If you say that you owned it since 2,000 years ago, prove it before the International Court of Justice. Because they don't have any document. The first document that China came out claiming the Spratlys was in 1947, very late in the game. Yeah. Mm-mm. Okay. So, but then yung mga kamay si Xi Jinping, no? Siguro sa isip-isip ni Xi Jinping dito kay Mao Diggs. Oh, sa akin na ang buong South China Sea. Salamat. Salamat. Ay, naku. Taking it to the International Court of Justice. That's a whole other discussion, right? And just for the viewers, that would be ako. Nauto din kita, Mao Diggs. Salamat. Different entity from your first suggestion of the UN General Assembly. Yeah. Do you remember? Yes, because the UN General Assembly is to get world opinion on our side. But to get a definite ruling, it has to be an international tribunal. And the proper body for this is the International Court of Justice. Because this is now the territorial dispute. The maritime dispute goes to an UNCLOS tribunal. That's a different dispute. Oh, okay. All right. Now let's talk about Ayungin Shoal, rehabilitating. Shout out Moises Barreto. Ayungin Shoal. Now, there is in the budget, I remember, it was put in to improve the facilities in Kalayaan. I can't remember the exact amount, but I know that it was put in the budget. And perhaps there's also a budget for repair in Ayungin Shoal. Now, Attorney Harry Roque had said at one point, dapat ibahin daw ang diskarte. Pakinggan niyo to. Kasi we are doing microphone diplomacy. Lahat ina-announce. He says,
he believes during Duterte's time, inayos din yun, pero tahimik siguro yung pagkaayos, although he didn't have information. So is this the right way to go? I mean, right now there's transparency and we invite the media over, right? To witness what's happening in the West Philippine Sea. And Harry Roque says he doesn't know if that helps because he said diplomacy shouldn't be under the freedom of information, everything about it. There should be talks that are going in behind the scenes as well. Does this benefit us, Justice? Well, if you follow the Duterte formula, you keep quiet, you make deals, then the more we will be in trouble. Tama. Because Duterte did not disclose to us that they had a gentleman's agreement. Oh. If that is the kind of diplomacy that Harry Roque wants, then we are in big trouble because you keep on conceding your ground. Oo, kasi baga nag-give up ka na eh. So, what... Bakit ba kailangan i-please ang China? Bakit ba yun ang gustong parang mangyari na i-please ng Pangulong Bongbong Marcos ang China? Ma'am Norma Bregoña, shoutout po sa inyo. Bakit? Diba, what's with China? What's important is we bring the issue, if ever we can, whenever the opportunity arises, to a tribunal, ICJ or UNCLOS, because that any decision there is permanent. Like, for example, the arbitral award of 2016. No matter what they say, more and more countries are supporting and acknowledging the arbitral award. Exactly. And China is getting isolated. So we must get more and more of these arbitral awards. Like, for example, in the destruction of the marine environment in Skoda Shoal and Russell Reef. So, okay. If we follow the formula of Roque, the more we will be buried, the more we will lose ground, because that is exactly what Duterte did. Exactly. Mm. Okay, just quickly on that. I'm bringing it to the ICJ and also the marine filing for marine damages. Can that be done effectively by civilians? Or do part of the effectivity, yes, like with UNCLOS, was government initiated? Yeah. It has to be done by the state because the states are only the parties to these treaties, the UN Charter and the... Sa tingin ko ngayon, tinitingnan, pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang magiging next move ng China. Kasi pag naging madahas pa yan, tandaan nyo, may biyahe po ang Pangulong Bongbong Marcos, I think sa Australia or Japan, trilateral talks with the United States and Japan. So siguro ang pag-uusapan dito, no, una, siyempre yung freedom of navigation dyan sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Pag-uusapan din niya siyempre yung nagawang pangaharas ng China sa Pilipinas. Tapos siyempre, pag-uusapan din yan yung trade for sure. Yung trade, kung paano tayo magiging partner ng United States sa trade. Diba? Na paano mapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Tsaka ng Japan, syempre. Included the creation of the ICJ, UNCLOS, only state parties are allowed there. Yeah, yeah. Okay. Now, speaking of the gentleman's agreement, Senator Aguimaro said that... there was a bit of exaggeration. The exact quote is, "Exag, their reactions are OA, overacting. This is not the first time having an agreement. If there is an agreement, the former president's talk with China about BRP Sierra Madre was more on practicality. The agreement was only practical to let the needs of the Filipinos there be brought food." So she was actually reacting to your reaction, no? About the gentleman's agreement. So what were your thoughts about Senator Amy Marcos's? Well, you have to be very careful when you do in your relationships with China, especially in the dispute. The moment you agree to send only food and water, then you waive your right to repair the ship. And you have exclusive right because we have the exclusive right to put up a structure there. And the Sierra Madre is an outpost. It's a structure that we beach there. So the moment you agree to something, then you are bound by that. You are waiving your right already. And that's why China is saying... Sa US ba? Dito sa US, DJ and trip. Sa US. Yung pala sa US. Thank you. I stand corrected. Sa US po pala ang trip ni Pangulong Bongbong Marcos. You already agreed.
You're bound by that. But that is contrary to the arbitral award. The arbitral award said that's part of the EEZ. And under UNCLOS, if it's your EEZ, you have the exclusive right to put up a structure there. Yeah. You know, Justice, so, I wanted to ask, as a last, to close, is do you believe the West Philippine issue is now being politicized? I mean, there's the Duterte recommendation, his strategy, and there was the Aquino, and now there's the Marcos Jr. strategy. But at the end of the day, countries like Malaysia, Vietnam, other countries, it's quite clear what their strategy is in their own EEZ. Parang sa atin, it's kung ano yung gusto nung nakaupo. Well, that's because we are a vibrant democracy. We have freedom of expression, but sometimes it goes to the extreme where you are infiltrated now by China. We have a lot of Filipinos who have become the spokesperson of China. And yes, ang dami mga DD shit, spokesperson ng China. The number one guy who became the spokesperson of China is Duterte himself. Tama. Because the strategy of China is to intimidate its neighbors into submission. And Duterte intimidated us on behalf of China by saying there will be a massacre. At alam nyo ba guys, ito dagdag ko lang ha. Nung pumunta si Xi Jinping sa Pilipinas, nagpahiram ng loan yan sa Pilipinas ng $3 billion. So Chinese debt trap yun. Diba? Pag hindi kayang bayaran ng Pilipinas, syempre yung mga port natin, alam nyo na yung mangyayari. Plenay ko na yan last week. Panoorin nyo na lang ulit, diba? We cannot go to war. We cannot go beyond our territorial sea. That means give up already your EEZ if you don't patrol your territorial sea. Because the Constitution says we must protect our marine wealth in our EEZ. So, it was very unfortunate that Duterte himself became the defender of China, the spokesperson of China. Tama. In all of these things. Mm. So it's, we have to choose our leaders carefully. Mm. All right. Last words. I guess what's interesting is this is all about the foreign policy of President Marcos Jr. Where would you want to see him go forward in terms of acting? Ito, maganda itong sasabihin dito ni Associate Justice Carpio. Pakinggan nyo. On the issues at hand. Well, first of all, I'm happy that he has decided to say that we have to protect every inch of our territory and we have to assert our maritime rights in the West Philippine Sea and we must use the arbitral award to do this. Now, the most important thing really, the acid test, is whether we can get the gas in Reed Bank because it's very critical we get the gas. So I think it is going there already. Yes. And I hope that soon we will send our survey ship and drill ship accompanied by the Navy together with a joint patrol with the U.S. and its allies because that is really the formula to get the gas. On that note, former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, thank you, sir, for your insights this morning. Thank you. Ayan, ha? Narinig niyo, ha? Ay, si Badong? Badong? Budol ako, cheers. Idol, sample naman dyan. Kumain ka nga ulit ng mic. Thank you very much, budol ako. Budol ako, cheers. Yan. Sa $199. Hindi na pumasok, Madong. Ginagamit lang po natin. Hindi ko po sinasadya yun. Alam niyo naman, may mga ano po tayo na yung paggalit na galit ka sa gigil. Nanggigigil tayo. Eh. Si Madong bigla nagpakita. Seryoso kami dito, nonsense nakihigil. Wala yan ka ba, Dong? Bigla ka pumasok, seryoso kami nanonood dito. So dali, meron breaking news. Budol ako, cheers. Ina-analyze pa ni Badong eh. Budol ako. Budol ako, cheers. Tayo pag-cheers ka, mas sinabi mo na budol ka. Inanalyze mo yun, ha? Inanalyze mo eh.
Ulitin natin. Pasok. Budol ako. Cheers. Idol, sample naman dyan. Kumain ka nga ulit ng mic. Mabanggitin niya ulit. Thank you very much. Budol ako. Analyze mo. Budol ako. Cheers. Yan. Sa $199 na pangkape. Ginagamit lang po natin. Hindi ko po sinasadya yun. Stag paliwanag yun. Ang ginagamit. Alam niyo naman, may mga ano po tayo na yung paggalit na galit ka sa gigil. Nanggigigil tayo eh. Kaya talaga. Nonsense ba ng pan? Bibi Sara, may masasabi ka ba dyan? Feishang, Gaoxing, Qi, Xixiang, Chonghu, Guojia, Juxi, Xi Jinping, Chonghu Zhu, Fei Lupin, Tashir, Huang Xilian, Ho, Chuenti, Chonghu, Gongmin, Jiri Rali, Jingzhu, Zhonghua Renmin, Gong Huguo, Shangli, Qi Shirsan, Chuan Yan. Pakabati lang sa China, kadabulol-bulol sa kakain. Sa IDM Sandoval, the Philippine was given the arbitral award and I believe the former justice was one of whom that fought toe-to-toe in order to win our claim, yet Duterte said it was only a piece of paper. How harsh. Totoo, DM Sandoval. I agree with you. I really agree with you. You know, it, ayan nga, ano sabi niya? Let me reply that. End natin to. Si Badong kasi biglang pumasok eh. Tawa ako sa'yo, Badong eh. Ito ha, ulitin natin ha, ang sabi niya. Ayan. Ito. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Oh. Pasok. I cannot go there even to bring the Coast Guard to drive them away. China also claims the property and he is in possession. Yan ang problema. Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them will come home alive. When she says, I will fish, who can prevent him? And sabi ko naman, we will fish because we claim it. And sabi ko, please allow because before... Please allow? Nag-please ka pa? Nasa iisi mo na nag-please ka pa? Ang bihira talagang buhay ito. Isipin mo, easy mo. Nag-please ka. West Philippines nga eh, nag-please ka pa doon sa presidente ng China. That they were driving away our fishermen. Di ba inaabog nila? Kaya sabi ko, do not drive them away because the Filipinos are of the belief that they are also claim it. Because there are already guided missiles in that island. Patakutin pa tayo, di ba? The fastest that they have installed there can reach Manila. Si Pastor napapasayo tuloy. Di ba umihingi pa ng paumanhin eh, no? Please, please allow. Tapos yung sumunod dyan, ano yung sumunod dyan? Eto. O, ano sabi? Diyos ko po, ano sabi? O. But, you know, the issue of the West Philippine Sea remains to be a question forever until such time that, you know, we can take it back. There is no way that we... Sabi dito, PH cannot reclaim West Philippine Sea without bloodshed. Hindi naman yun ang diskarte. Yan ang diskarteng ano, bardagulan. Diba? It's not like that. Bibi Sara. Gaoxing, Qi, Xixiang, Chonghu, Guojia, Juxi, Xi Jinping, Chonghu, Zhu. Ba't si Mao Dixi hindi nag-incheck ng ganyan? Diba? Ba't hindi siya nag-incheck ng ganyan si Mao Dixi? Binati si Xi Jinping. Sa tingin nyo. Tapos to si Badong. Ay, sandali. Eto pala. O, eto. Si Pastor. Nako.
Tinan niyo yung pangluloko na ito, ha. Niloko na ito si Chris Aquino. Pakinggan niyo, ha. Last na to. Pastor, pasok. Anong klaseng propeta si Kibuloy? Eh, hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Kasi, mahinig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya, eh. Niloko niya, eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman, eh, katalaga, eh, yung si Pinoy, eh. But I have given my word to Kibo. O, tino mo, di baliktarin rin dito. Sinungaling talaga to. Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Pastor, you should have had faith. Ano? Ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, eh, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Kibo. Eh, ano naman ang sabi niya tungkol kay Kibo? Basta pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is Norado Dambulbert Gilbert Guerrero. Tamo, ang ginagamit mo pangalan ng Almighty Father mo. The Almighty Father has appointed a president to this nation. Tapos di naging president. He is no other than Gilbert Gibo Yudoro. Tapos di naging president. Tapos naging presidente si Noy Noy. Ang revelation ko naman talaga si Noy Noy. And then yun ang sabi ng Almighty Father mo. Ba't ang sabi mo naman kay Chris Aquino? Ang revelation ko naman ka talaga ay si Pinoy. Kaya lang I have given my word to Gibo. E di baliktarin ka. Paano ka ngayon sa Diyos niyan? Sinungaling. Kapatid na Maricel. Ay, kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si Kibuloy sinungaling sa pagsasalita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia. At never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin, ang kaluluwa ng ama, ang kaluluwa ng anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa niyo, 7 billion, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons, 5,000 sa Germany. Ano sabi niya? Kaya ito, Bisaya, ako na tanan, akin lahat yan. Paano maniniwala dyan? Hindi naman reality yan, kapatid. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan. Ano sa nasabi niya dito? Tanong po, paan, sa anong paraan niyo daw po natalo si Satanas? Hindi niya ako na-influence. Natalo si Satanas, tapos graduate siya. My son. Nakita ko yung pangitain na graduation na, eh. Graduation, ha? Pakinggan nyo. Biro mo yung mga... Nung umakyat ako parang sa entablado, yung mga demonic forces naka-line up doon sa ano, nakapila doon sa mga sa hagdanan. Oo, sumasaludo. Yung iba na nakilala ko, ito yung mga red demons na pa yun. Pinagsipa ko pa yung tapos tinanggal ako. With flying colors yung ano ko. Now you are my son. Sabi ni Lucifer. Sabi ni Lucifer, now you are my son. Isipin mo, gagraduate, tinalo mo si Satanas. Graduate ka ang nakapila, demonyo. Hindi ba dapat anghel? Tapos nakasaludo sa'yo, demonyo. Ayun ang bahalang mag-analisa dyan. Wala yan talaga. Anyway guys, dyan na natin tatapusin yan. No? Ay nako, sana nag-enjoy ka. Mama Sally, shoutout sa'yo, ha. Shoutout. Sana nag-enjoy ka sa video reaction natin. Praise the Father. Ay, ito pa. Diyos ko. Diba? Ano sabi niya dito? Ano sabi niya dito? Ano na? Asan na yun? Asan na? Pambira na wala, ha? Asan na? Ayan, oh. Ano sabi mo? Tinalo ko dito. Tanong po. Magaling si Kibuloy. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko dito. Tanong po. Pants. Oh, ito dito, oh. Alo? Oh, sasabihin ko sa inyo. Mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Ang doorknob ko doon, diamond. Ang doorknob ko doon,
Diamond. 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 Huwag din yung galitin ng anak. Baka totohanin ko yung sinasabi niyong pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Ngayon kung ang tao... Pindutin yung vibrator ng salimutan, tapos tatawa-tawa. Tapos ito yung defender niya. Oh. Si Benoy kasama yung Avengers. Eh sinasabi mo na kinakampihan na... Ang bihira naman. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor. Kasi magaling, magaling si Kibuloy. Magaling, magaling, magaling si Kibuloy. Oh, ito pa, oh. Ha? Oh, dito. Sabi mo, Pastor? Sabi si Pastor dito eh. Pasok! Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Brother, Uwi yan ha, di gwapo ka. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko ngayon din sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. What's that? What's that, brother? Wow. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Magaling, magaling si Kibuloy. Magaling, magaling, magaling si Kibuloy. Huwag ka masyadong filingero. Wapo, no? Di ba? Tapos binalatan pa ni Manat Bay. Lagi yan talaga. Anyway, ay, nako. Tama, DM Sandoval, meron nga. Anyway, guys, yan na natin tatapusin, no? Yung ating topic. Tatlong topic yung diniscuss natin for today. Sana you guys find value sa pinag-usapan natin. Pasensya na sa mga kumakain. Nakita nyo yung wit ni Gwene ninyo, ha? Anyway guys, maraming pong salamat sa inyo lahat. I appreciate each and every one of you. You guys are awesome sa mga bago kong subscribers. Thank you so much sa mga magti-team replay po nito. Maraming salamat sa lahat na nag-share. Maraming pong salamat sa inyo. I appreciate you. I have nothing but love, of course, and I'm grateful to each and every one of you. Sana po nasiyahan kayo. And I always want to emphasize this. Sana po you always find value on the things that we share, we discuss in my channel. You guys are awesome. Shoutout muna tayo. Shoutout Viewers Protector, Shelly Santa Maria, Infinite Stream TV, Chupaeng, Stone Trooper, shoutout Roel Domingo, St. Benedict, May Donyes, A.I.A. Chang. Salamat. Ma'am Norma Begronia, DM Salvador, Sandoval, Riders for Life, maraming salamat. Ma'am Ilocana ka na. Maraming po salamat sa inyo. Viewers Protector, Ma'am Shemay, and Papalo, maraming salamat for subscribing. Thank you so much. Banat Boy, Irene, maraming salamat, Irene KO19. Of course, Yami Lies, maraming salamat. Sweet Escape, Miyu, maraming salamat. Mama Sally, Mikel, thank you for being here. Of course, sino pa ba? Infinite Stream TV. Ate Trixie, maraming salamat. Ate Tiger Eyes, Banat, Makmak Pablo, Toltapon, maraming salamat. Motion Science, thank you for being here. Siyempre, Furious Protector, maraming salamat sa'yo. Sino pa ba? Berna Canyeda, marami pong salamat. Thank you for being here. Sino pa? Letiza, marami salamat kung nandiyan ka. Siyempre, Lol, Mami TV. Sino pa ba isa? Malditang Laura, Lola, marami pong salamat. May Donyes, thank you for being. JB Crafter, maraming salamat sa'yo. Of course, sino pa ba? Sino pa ba kami na? Moises Barreto, thank you for being here. Siyempre, JC Moss, thank you for being here. Kuya MK Shooter, maraming salamat ha. Andy Friend, Ron, maraming salamat. Shout out sa'yo. Sino ba?
Iling Zap, maraming salamat sa iyo ha. Siyempre, Yolanda Mampano, Mia Suzuki, maraming maraming salamat sa inyo lahat. I appreciate you. Kaloyal Coco Melon, Spokes Jed, maraming salamat sa iyo. Shoutout Marites. Marites Tumaraw, maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pa. Anthony Paul, maraming salamat. Shoutout. Roberto Dingka, maraming salamat. At sa lahat po ng nanood, Mamami TV, thank you guys for watching. I appreciate you. Miyu, thank you for being here. Josefa, Olivia Lopez, maraming pong salamat. Arnold Baranyo, maraming salamat. Again, you guys are awesome. Once again, this is DJ Bar, Music and Topic TV. I have nothing but peace, love, and respect po sa inyo. God bless you. God bless you today. Magkita-kita po tayo ulit bukas for another live stream. Have a wonderful day. Cheers. Bye for now. Bye everyone. God bless. Thank you.